executive session. Habol rin sila dito ngayon. Thank you for being present in today's hearing. And sorry for a very late tayo nag-start dahil mahaba at late na kami nag-start nung executive session din napakahaba yung aming tinakil doon na mga bagay-bagay. Our hearing for today is the fourth hearing on proposed Senate Resolution number 518 filed by our colleague and Deputy Minority Floor Leader Senator Risa Ontiveros regarding the brazen assassination of incumbent Negros Oriental Governor Roel Degamo and other recent cases of political assassinations. At this juncture, I would like to request the Committee Secretary Lawrence Acierto to recognize the guests and the resource persons present into this hearing. Thank you, sir. We would like to acknowledge the presence of the following guests. From the Department of Justice, we have Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon. Good morning, Mr. Chair. From the Philippine National Police, we have the following officers. Not necessarily according to rank, sir. We have Police Major General Samuel Nacion. Your Honor, Police Brigadier General, Your Honor. Brigadier General, sorry, sir. We have... promote? Sorry, sir. We have Police Lieutenant General Michael Jan Dubria. Thank you, sir. Good morning, sir. We have Police Lieutenant Colonel Jovit Kulaway. We have Police Lieutenant Colonel Joey Taise. We also have Police Colonel Arthur Rios Llamas. We have here with us a while ago Police Colonel Hansel Marantan. And from the Armed Forces of the Philippines, we have Brigadier General Leonardo Peña. From the National Bureau of Investigation, we have Assistant Director Angelito Magno. From the Commission on Elections, we have Chairman George Irwin M. Garcia. We also have Mayor Janice Degamo. From the Commission on Human Rights, we have Attorney Jasmine Navarro Regino. From the Anti-Money Laundering Council, we have Attorney Maria Rhea M. Santos Mendoza. From the DENR, Provincial Environment and Natural Resources Office, OIC Engineer Vierno Grefalde. We also have the OIC, Provincial Agrarian Reform Officer, Ms. L.B. Bation. From Bayawan City, we have Associate City Prosecutor Attorney Kelly Eusebio Catalan. We also have Ms. Ranel Asia. That's all, sir. Thank you, Kumsek. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank you all for coming to the fourth hearing on this committee on proposed Senate Resolution number 518 and other recent cases of other political assassinations. Allow me to say
for the record that the hearing we had last April 19 was without a doubt one of the most gripping that I have ever had the privilege of holding. Gripping, thrilling, but sadly, and for the most part, for the wrong and unjust reasons. Gusto ko pong iparating sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nagmumonitor, Negrense man o hindi, ang ganda po ng probinsya ng Negros Oriental, mapakabundukan man o karagatan, hindi po natin maipagkakaila kung gaano kayaman ang probinsyang ito. This is precisely why it is so heartbreaking to know that a place as beautiful as Negros Oriental could be enveloped with such darkness, killings, land grabbings, illegal gambling, and countless allegations of violence, many of them political in nature. During the previous hearings, our committee was able to get a clearer picture of several cases that disturb the once peaceful province of Negros Oriental. Today, we aim to address some recurring issues so that your Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs can identify the needed legislations and policy recommendations to restore and maintain peace and order in Negros Oriental. We have yet another long day ahead of us, a day of listening, empathizing, probing, clarifying. We hope for everyone's patience, cooperation, and most of all, honesty. Maging matapat tayo, sabihin natin ang katotohanan. Hindi lamang dahil takot tayong ma-cite in contempt, kundi dahil naintindihan natin na ito ang ating tungkulin bilang Pilipino. As your chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, you have my word. I will see this through to the end. Hindi ko na alintana ang mga buzzers sa social media, maging yung mga video na nagiging trending noong mga nakaraang linggo. Mayroon na ngang kanta yung aking pag-interrogate kay Staff Sergeant Alabata. I am grateful that the country is paying a close attention. But I also ask you, with all sincerity, to see these cases with eyes that look beyond their entertainment value, if there's any. Senator Tolentino is recognized, he's virtually present. Sa likod ng mga testimonya at mga nakagugulat na pangyayari, ay may mga tao tunay na buhay. Let this series of hearings be a reminder to all of us that life is not and must never be made cheap. That every human life is precious. The life of a politician, of a journalist, of a police officer, the life of every ordinary citizen. Ito ang treasure natin, kaya nararapat na pangalagaan at pahalagahan natin ito. Before we continue our discussion, may we know if any of the senators present, Senator Robin Hood Padilla, you want to deliver opening statement? Okay na po. So Senator Tolentino I will give you the floor, but as we proceed with this investigation in aid of legislation, may I request that our committee secretary to administer the oath of all resource persons who have not yet taken their oath. Kumsek? Nagmamadali si Senator Tolentino. Yes sir, thank you. May we request all those people to who have not yet taken their oath to please stand up and raise their right hand. Pati yung mga kwan, yung mga witnesses, mga resource persons, nandiyan-diyan, tayo na kayo para isa-isa na lang. Please. Sige, sir. Tindog mo, tindog.
Pakitaas lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seats. Thank you, Comsec. Senator Francis Tolentino has a very important issue to tackle, so I give him the floor. Go ahead, Senator Tolentino, you have the floor. Tol, walang sound. Walang sound. Salamat po, Mr. Chairman. Thank you. Yan. Okay. I join you in your quest for justice. I join you likewise in your proposed amendments to existing laws para hindi na po ito maulit. Kaya po ako naghumiling na mauna sa kadahilanan pong yung nabanggit nung huling hearing. Palapit na po yung barangay election. At alam ko pong naandyan si Commissioner Chairman Comelec George Garcia sa pagdinig na yon. Gusto ko pong malaman yung nabanggit niya dati na merong poder, merong karapatan ang Comelec na ipagpaliban ang barangay elections ng 30 days sa Negros Oriental. At meron pong mga survey na lumabas sa ilang pahayagan sa Region 7 na payag po yung mga tao na ipagpaliban muna yung barangay elections ngayong October ng 30 days. Para nang sa ganun po, makatapos ng general elections sa mga barangay sa buong Pilipinas, nakapag-concentrate na po yung kapulisan natin, yung Comelec sa region ng Region 7, maka-concentrate na sa Negros Oriental para po maging malaya ang pagpili ng mga barangay captains, mga SK, mga kagawad at lahat po ng mga kandidato. So pwede ho kaya malaman, Mr. Chairman, kay Chairman Garcia ng Comelec kung ano na po ang development tungkol dito. Yes, Your Honor, Senator Tolentino. But before you respond, Chairman Garcia, di ba schedule is October? October 30. Mayo ngayon, di ba? June, July, August, September, October. So kung kaya mong i-delay ng 1 month, magiging November. You have the power to move it to 1 month later, right? Or even 3 months. Even 3 months. Okay, go ahead. Do you please respond to Senator Tolentino's question? Thank you very much. Thank you very much to your honors, Mr. Chair. Una po, we are very supportive of the recommendation of the Honorable Senator Tolentino for a possible postponement of the barangay and SK elections by October 30 sa Negros, sa buong probinsya. But however, we would like, for purposes lang ng clarity, expound on the issue as to whether really the Comelec can postpone the barangay and SK election, at least in that political subdivision of the country. Sa ating pong umiiral na batas sa election, yung Omnibus Election Code, ang provision po ay Section 5. At in relation sa Section 45 ng batas na ito, nagsasabi na ang Comelec may motu proprio, ibig sabihin by our own initiative, or upon a petition, postpone the conduct of any election or any election in a political subdivision. Hindi naman po buong bansa, pero any political subdivision. In which case, in this case, ay ang probinsya ng Negros. Kaya lang po, sabi ng batas mismo na yan, kinakailang merong serious causes. At ang mga nakadetalye pong serious causes na naandun, number one, violence. Number two, terrorism. Number three, yung pong mga gamit na wala, and therefore mahihirapan ka mag-conduct ng election. At yung iba po yung force majeure, biglang nagkalindol, biglang nagkabagyo ng sobra doon sa lugar, pwede namin i-postpone. At ang sabi po, pwede namin i-postpone lamang ang election within a period of 30 days. Kaya lamang po, may isang batas na naipasa, Republic Act 6679, ang sabi naman doon sa Republic Act 6679, dinagdag lang po ng grounds. Nagdagdag po ng insurrection at saka rebellion bilang one of the two grounds pa na dagdag para sa postponement ng barangay and SK election. At niliwanag din po na pwede kami mag-postpone ng 30 days upon the secession of that ground, yung nag-cease na po, hindi na umiira yung violence or terrorism, at biglang may sinama pa po, but not later than then na 90 days, so 3 months, pwede namin pong i-postpone ang conduct ng barangay and SK election, halimbawa doon sa isang lugar. Ngayon po, ang katanungan, wala pong problema doon sa kapangyarihan ng komisyon. Ang problema, kailan po ba dapat nag-i-exist ang grounds na yan? Pwede po bang nag-exist ang grounds na yan several months before the conduct of the election? Hindi po naging maliwanag yon. Pagka po in-interpret ng ibang lawyers, sasabihin, hindi, dapat yung nangyaring violence,
rebellion, insurrection, ay at terrorism at such other grounds, ay dapat nangyari within the period, at least election period, na malapit sa election. Kasi kung natakot ang mga mamamayan ng January, February, paano yung October halimbawa election? So yun po ay, we will admit, that is an open issue. That is still subject to interpretation. And the COMELEC, we also admit, can interpret it either way. We can interpret it na dapat the violence, the terrorism should have happened dito sa within the election, inside the election period, or even outside of the election period. May pangalawa po tayong problema. Kung sakali po ipopostpone namin ang barangay and SK elections, papaano po yung mga barangay officials doon? Yung pong holdover capacity, hindi po pwedeng, hindi po, wala po sa kapangyarihan ng commission ng election. The Constitution under Article 10, Section 8 specifically provides that the term of office of barangay officials shall be 3 years, or of local officials shall be 3 years, except barangay officials. So, problem po natin, kung sakali pong ipopostpone namin, whether 1 month, 2 months, or 3 months, yung pong status ng mga officials presently holding the position ng barangay at SK doon sa lugar. And that should be properly taken care of by the law, by a particular law. Nung pinospon po natin ang elections from December 5, 2022 to October 30, may nakalagay pong provision sa law na holdover capacity. So dito po yun ang isang problem. Now, of course, the governor or the president can say extend natin, but then to our understanding there should be the presence of the law. Ngayon po, pumunta na po tayo, dumako na po tayo doon sa paano ang proseso kung sakaling gugustuhin ng COMELEC na ipospone ang barangay and SK elections sa Negros. Una po, we are committing that because we are very supportive of this initiative, we will conduct already the hearing. Yung pong nabanggit ng ating kagalang-galang Senator Tolentino na survey, malaking tulong po yon, pero base po sa rules na umiiral sa atin under Rule 26 ng COMELEC Rules of Procedure, kinakailangan po merong due process, may pagdinig sa lahat ng parties. And in fact, we are going to conduct the hearing in all the municipalities and barangays of Negros. Kasi po may posibilidad na may barangay dyan, ayaw na nilang postponement. May posibilidad na may municipality dyan na ayaw po nilang postponement. So there should be a proper hearing. We commit that we are immediately going to conduct this hearing so that we can, before, during the start of the election period, which is the September, August 28 po, filing na po ng candidacy yun eh, mag-i-start na po ang election period, then perhaps, whatever is the decision of the COMELEC, we can do that either second week of September to the third week of September, whether to postpone or not to postpone the election in this province, in the entire province of Negros. Thank you very much, Your Honors. Thank you, Mr. Chairman. Senator Tolentino, go ahead. Siguro po, Mr. Chairman, agree that may konting gray area, but yung napospon po natin yung barangay elections, dapat po, mas maaga po yan, napospon natin, ginawa natin October, may bagong batas. Maliwanag naman po doon na hanggat hindi po nahahalal pa yung kapalit, yun pa rin po yung nakaupo. Yun po yung interpretation ko naman doon. Pero doon sa violence po, yung violence na sinasabi kanina, tinatanong kung should it be immediately before the elections, should it be during the campaign period, should it be after the election. So ang nakikita ko po diyan, mahaba po itong istorya ng Negros Oriental, and the law enforcement agencies, itong ating kapulisan, dapat matanong din po yan. Dapat matanong din po yung ating sandatahan lakas. Executive session ko yung kanina. So, yung po bang nangyari na pinag-uusapan ngayon ng committee ito ay hindi pa bahagi po ng series of events na maihahalin tulad natin doon sa papalapit na nahalalan. Kung ito man ay politically motivated o kung ano pa man, hindi po ba ito bahagi din ng isang narrative na malapit na rin doon sa eleksyon. Kaya siguro, Mr. Chairman, ang hiling ko lang ay yung ating regional director ng ating kapulisan, si General Birin, matanong po yan, yung ating pong puwersa ng kapulisan sa Negros Oriental, at maging doon sa mga kalapit bayan. Alam naman natin yung mga nangyari, kahit po yung mga suspek ay nalipat na doon sa iba't ibang probinsya na huli. So
dapat po matanong din yung ating security forces. Ang layunin ko lang po, Mr. Chairman, including COMELEC Chairman, maging mapayapa, maging makabuluhan ang darating na halalan sa Negros Oriental, maging tahimik at makita po ang desisyon ng ating mga kababayan na nagbuhat sa isang malayang pag-desisyon. So, yun lamang po, Mr. Chairman. So, maraming salamat po sa pagbigay sa akin ng pagkakataon. So, sana po masagot ito before the end of the day. At siguro mamaya, matatanong nyo rin natin yung mga security forces. These are all related. These are all part of the chain of events that perhaps too far, considered too far from the election date itself, can be considered as part of the Negros Oriental story. Yung peace and order po eh, hindi naman po kailangan one day before the elections eh. Yung peace and order po eh, ano po yan, incremental po yan. So ulitin ko po, ang gusto lang po natin mangyari ay maging malaya ang halalan sa Negros Oriental. Wala po tayong ibang layunin dito, katahimikan, kapayapaan, at kagaya po ng hinahangad ng ating chairman, justisya para sa Negros Oriental. Maraming salamat po, Chairman De La Rosa. Thank you, Your Honor, Senator Tolentino. But huwag ka munang umalis at pakinggan mo muna yung respond ni Arde Piero 7, Ker General Beres. Are you amenable with the proposal of Senator Tolentino? Chairman, General Beres is the former RD. Napalitan nata siya. Ay, yung current pala. Sino current RD ngayon? Sir, I am Police Brigadier General Anthony A. Aberin, sir. The current Aberin. Regional Director, sir, ng PRO 7, sir. So, any comment? On the part of the Region 7, sir, kung ano yung maganda para sa Negros Oriental na gagawin natin, we will support po yung move na i-postpone po yung ano yung barangay election sa Negros Oriental, sir. Para at least, sir, the concentration po, sir, yung agam-agam po, sir, ng community sa Negros Oriental is mawala po. Yung full force po ng Region 7, sir, po is kung na-postpone, makakapag-concentrate po kami sa Region 7 para ma-secure po. Magkaroon po tayo ng peaceful and secured barangay election po sa region, sa Negros Oriental. Tama yun. Mauna yung eleksyon ng ibang probinsya by October. Then after 1 month, yung mga pwersa mo sa region, pwede mo nang i-concentrate buhos doon sa Negros Oriental. That's good. Thank you. Thank you for that comment. So you heard it, Your Honor, Senator Tolentino. Salamat po. Again, thank you for this opportunity. Salamat din po at Chairman Garcia. Magkakasama po tayo sa layunin na maging mapayapa po ang halal. Dagang salamat. Dagang salamat. Mukhang maganda yung polo mo, tol. Saan mo yan nabili? thank you, ha. Thank you, Senator Tolentino. Sorry for waiting so long. Masyadong mahaba yung aming executive session. Thank you. So you can proceed with your official missions there. Go ahead. Thank you. Yes, Senator Robin Hood Padilla, you are recognized. Maraming salamat po, Chairman. Una po, gusto ko pong pasalamatan at saluduhan ng atin pong bisita mula sa COMELEC, sapagkat siya yata ang pinakamasipag sa ahensya ng gobyerno. Nakikita ko sa Senado, lahat ng hearing, present po kayo. Isa pong paghanga para po para sa inyo, sapagkat marami po kaming iniimbitahan dito, masyadong pa importante. Pero kayo po ay laging nandito. Maraming salamat po. Tanong ko lang po sa inyo, sir, sa palagay po ba nyo yung pong nagaganap dito sa Negros Oriental, hindi pa po ba dapat ito ilagay na sa military takeover? Sa, ano lang po yan? Sa inyo pong opinion bilang sa COMELEC. Maraming salamat po, Your Honors, Mr. Chair. Ang una po, may kapangyarihan din ng COMELEC, Your Honors, Mr. Chair, na maglagay ang isang lugar under COMELEC control. Pwede nga po namin ilagay din under serious concern yung isang lugar. Yan po, Your Honors, ay papasok lang pagdating po at pag nagsimula na yung election period mula po sa August 28. At huwag pong mag-alala ang inyong kagalang-galang na komite
dahil gagawin po ng komisyon once na nagsimula po yung election period, kasi po magkakaroon kami, Your Honors, at alam po ito ng ating kagalang-galang na chairperson, na magkakaroon po kami ng command conference with the AFP and the PNP, and we will definitely insist that as far as the issue of Negros is concerned, baka pwedeng ma-prioritize, mabigyan kaagad ng tamang gabay ang komisyon. Halimbawa po, kung marirecommend sa atin ang security forces po natin, ang AFP at PNP na ilagay under COMELEC control ng isang area, the COMELEC will definitely abide by the recommendation of our security force. Sila po kasi ang tao natin sa ground. And therefore, mas nauunawaan nila yung mga pangangailangan. Yung po ay isang kapangyarihan ng COMELEC na itatagong kapangyarihan na pwede namin gamitin anytime. At this point po, Your Honors, wala pa po kaming power na ganon to place any part of the country under COMELEC control. Basta po nag-file ng candidacy mula August 28, yan po, may kapangyarihan ng COMELEC na maglagay under COMELEC control ay any other na pamamaraan pa para lang masigurado na maayos, malinis at tahimik ang eleksyon na gagawin at walang takot sa ating mga kababayan botante. Opo, yun po ang punto ko, Chairman, kasi mula po nung isinagawa namin ang hearing na ito, wala na po akong narinig kundi ang pagkatakot ng mga tao sa Negros. At kanina po, sabi po ninyo, magsasagawa po kayo ng hearing doon sa mga lugar. Ang kinakatakot ko lamang po, baka yung mga tao ma-pressure din, hindi din nila alam. Kasi magmula po, nakailang pang-apat na po naming hearing ito, puro ano po talaga, naririnig ko parang ang mga tao na walang ng tiwala sa ating otoridad. Ano din eh, parang bumabagsak po talaga sa inyo, Chairman, ang desisyon kung ito po bang mangyayaring eleksyon ng barangay ay parang ito po yung tinatawag nating crossroad eh. Kung ano ba ang magiging future ng Negros Oriental, kung ito bang nangyaring kaganapan na itong karumal-dumal na krimen na to ay dadalin ba sila papunta sa maganda o mabubuhay na lang ba sila sa pagkatakot. Nasa inyo po, Chairman, pasensya na po kayo dahil katulad po ng sinabi ninyo, nasa inyong desisyon kung ito ay ilalagay sa tinatawag po ninyong control ng COMELEC. Sa akin po, at alam ko naman po na sasang-ayon ng aking Chairman, para maproteksyonan po natin itong mga taong ito at ito pong karumal-dumal na krimen na itong nangyari na ito na huwag na pong maulit. Sana po mapagbigyan nyo kami ni Senator Francis Tolentino na itong magaganap na barangay election, wala namang mapahamak pa. Kasi sigurado po itong nangyaring ito, may sanga pa to eh. Hindi pa po tapos ito. Bilang ako po ay, ang tatay ko po ay, alam naman po ninyo, ang istorya namin sa Bicol, ang tatay ko po ay pinatay dyan. Dalawang kapatid ko po yung misteryosong pinatay din dyan. Alam na po natin ang pupuntahan nito. Nasa inyong mga kamay. Chairman. Opo. Kasi sinabi na po ng ating regional director ba? Regional director po. Opo, sang-ayon po sila. At ako naman po'y naniniwala din sa military na kapag inutos din niyo po sa kanila, gagawin po nila yung trabaho nila. Kaya Chairman, kaibigan, nasa iyong mga kamay. Opo. Salamat po, Chairman. Mr. Chair, Your thank Honor. You, please. Thank you very much, Your Honor. Mr. Chair, I have full trust and confidence sa AFP natin and PNP po. In fact, during the conduct of this public hearings that we are going to do as far as the COMELEC is concerned, I can commit that the chairman of the COMELEC will be present there. Because of my trust and confidence in the PNP and AFP to prove to our people that they should not be afraid, especially in the conduct of the election by October 30. So, dahil po sa naniniwala naman ako
na kaya ng ating mga kapulisan at ng AFP na protektahan. Kung may mangyayari sa chairman ng COMELEC, sino pa po magtatiwala sa buong PAP at PNP kung sakasakali? So just to prove to everyone that we are not afraid and therefore we will do the right thing when the proper time comes. Thank you, Mr. Chairman. And alam naman natin yan, effective October 8, all resources of government, all government agencies are at your disposal during election period. So pag nasa disposal mo na yon, tapos may mamatay pa rin doon, mahirap na, di ba? Dapat you do everything you can do to ensure the safety of all the people of Negros Oriental. Sigurado, suporta naman talaga itong ating mga security forces doon sa inyo. So, I myself, being the chairman of this committee, hearing all the testimonies of our resource persons, I am inclined to recommend to the COMELEC for placing Negros Oriental under COMELEC control. For me, that's for it. But it's for you to decide. I am just recommending to you to place put Negros Oriental under COMELEC control to see to it na walang mamamatay. Dahil ang dami ko na narinig na patayan na since 2011 pa yung patayan dyan hanggang ngayon na mayroong namamatay. So, mahinto na yan. Kasi sabi nga nila, kahit na nasimula nang naisiwalat itong mga ginagawang violence ay still capable pa rin gumawa kapag kinakailangan. So, alam mo na, kailangan ma-prevent natin yan. So, yun lang, Mr. Chairman. Thank you for your assurance. Please take note of my recommendation. Please COMELEC Negros Oriental under COMELEC control. Thank you. Yes, go ahead, Mayor Janice Degamo. Mr. Chair, to further strengthen the resolve of Senator Tolentino and this August body for the election changes of, as to the date of the election in Negros Oriental, I think it would also be good, Mr. Chair, if we could request our former commander of the 302nd Brigade to give all of us an idea of how we are in Negros Oriental. Thank you, Mr. Chair. Mamaya na siguro, kuan lang natin, line up lang natin lang, ha? Line up lang natin. Anyway, nandito ba yung Brigade Commander? Yung natin Brigade Commander? Ay, oo, oh, andiyan ka pala. Kaya ako nagbalibad kasi akala ko wala dito, hindi ko nakita eh. Andiyan ka pala. Sige, you have the floor. Thank you, Your Honor. First of all, sir, I would like to submit to the final decision of COMELEC in as far as the conduct of barangay election in Negros Oriental is concerned. But however, as the former Brigade Commander of 302nd Brigade, I just like to apprise this body, sir, that the current setup of our security forces, particularly the task being performed by 302nd Brigade in the province, we already have augmentation forces coming from other areas of our units in the Army. Na-augment po sa amin to conduct checkpoint operations, particularly in the 2nd and 3rd districts of Negros Oriental. And this is already a big number of military forces right now for a brigade to handle the security situation. But with the 557 barangays of Negros Oriental, I think more troops will be needed to really secure these barangays. So if my unsolicited advice will be considered, mas maganda po sana, sir, yung may postponement so that we can also request for additional forces coming from the other areas para po mabantayan talaga natin itong 557 barangays na maging peaceful po yung pag-conduct ng barangay election. Yes, precisely. That is the point of Senator Tolentino.
para ma-focus talaga ang security forces doon. Kasi sa October, kalat yan. Buong Pilipinas yan, di ba? Pag i-delay kayo ng 1 month, matutukan doon. So, we hope na mangyari yon. So, alam mo, yung situation on the ground, you are now Assistant Division Commander, right? Yes, Your Honor. So, area jurisdiction pa rin mo pa rin yung Negros Oriental? Opo, sir. Okay. Thank you. Yes, Mayor Prince. Good morning, everyone. Sir, for information for sa COMELEC, wala pong namamatay sa election day sa amin, sir. Ang mamatay, sir, before election and after election. Before election, they install fear. So, dapat dito kayo. So, after election, before yan mag-vote, pupunta sa bahay. May attendance na yan. Kung sinong wala doon. Kasi parang bahay, diretso sa presinto. Sinong wala doon, sila yung mamamatay, sir. At ma-review nyo yan in Santa Bayaba, sir. Thank you, Mayor Prince Diaz. We'll continue. May I respectfully remind the resource persons that in the interest of time to bilis-bilis na natin, just to state directly what the case is, who was involved, who was the victim, who is the alleged perpetrator, and the supposed motive, if any. Sabdan ba ninyo yung in English ko, mga resource person? Intindihan man nyo, no? Oh, sige lang, as we go along, i-remind ko kayo. Let us keep our testimony within the limit of 5 minutes because we have around 30 resource persons na pakikinggan ngayon. Sabi ko nga, long day ito. Also, I would like to take this opportunity to encourage those who have not submitted any affidavit regarding their case to kindly submit one to this committee. These sworn statements shall be of great help in finally arriving at the truth of these cases. So I would like to remind everyone that our hearing for today is only up to 3 o'clock in the afternoon because we have a session. So kung hindi natin matapos ito ngayon, okay lang ba sa inyo, balik tayo bukas. Kahit na wala kami session bukas, we can spend the whole day. Kung mag-start tayo alas 8, alas 9, hanggang gabi yan kung gugustuhin ninyo para matapos natin. Kasi mahirap, bumabiyahe pa kayo, babalik, pabalik-balik kayo na Negros. So, that's it. So, during the last 3 hearings, there were issues left hanging. There were questions unanswered. So, I think this time, mabigyan na ng kasagutan yung mga questions na yon. Bago ko entertainin yung mga bagong dating na mga resource persons, balikan ko lang muna yung previous hearing para magkakaroon tayo ng closure. This committee can have a closure on those particular cases. Chairman Garcia, if you feel free na one, we can excuse you now, but kung gusto mo pang makinig, you can stay. Alam ko naman na at home ka dito sa Senado eh. So, Sir, if yeah. I may, if you will allow this representation to be excused already. Yeah. Okay, kaya nga inuna kita para ma-excuse ka. Alam ko busy kayo dyan. Maraming salamat po, Your Honors. Thank you. Thank you, Chairman Garcia. Thank you. Sa ulitin. Suki. Sige. Balikan ko lang yung mga cases na tinake up natin para matapos na tayo dito. Number one, Mayor Janice Degamo's opening statement nung second hearing. Nabanggit dito, Provincial Director DNR, are you around? Okay. Mentioned as fearful of the TVCs. Takot ka doon sa mga TVCs. Kaya yung mga decision making mo doon ay medyo nag-aalangan ka. Can you explain that to us? You have the floor.
Thank you, Your Honor, for giving me the opportunity. I myself have been questioning the statement, and why should I be afraid of anyone? As a government service, as I was been working with the government for the last 33 years, I was just working on what is mandated to my job. And I don't interfere. Collegial lang among mga relationship with all the previous and current leaders. And when it was mentioned that our decisions at the DNR are run by politics and we're afraid, wala man siguro, Your Honor. We have a very cordial relationship with both leadership sa among probinsya. Wala naman kaming nakuan, nagtrabaho lang kami, sir. In short. Yeah, baka ngayon ka lang, wala nang takot ha, pero noon takot wala ka. Naman, sir. Wala. Although both parties tumatawag yan sa mga atin to kuan ng mga request, pero sabihin na meron akong takot, wala naman siguro. Kayo pinatawag dito, ikaw, pati yung DAR, dahil sa issues ng land grabbing at may namamatay, pero sa issues sa land, kayo naman talaga ang kuan dyan, concerned yes, sir. Dyan, ha? Sir. But si Mayor Degamo. Yes. You have the floor. I would like to, Mr. Chair, to make some clarification regarding the Amparita case. Several attempts were made by Madam Amparita to ask CENRO office headed by Sir Vernov Grifalde regarding its status with the land dispute between Congressman Arnie Teves, Amparita Ihan, and that of my son, who have been land grabbed by the Teveses. And I think after two letters, my secretary who went there to bring the letter was told, sketch lang ang kayang ibigay nila. But as to its response, they were not able to give an accurate detail of how it was at this point in time, considering that it has been 2 or 3 years. Tutingali, no? 2 years? Is Attorney Inoho here? Three. It has been 3 years already that the investigation of as to its who should be the person to, because you cannot own forestal land, who you should consider to be the occupant have not been resolved yet up to these days. And his office refused to give an answer to a query that we have made through writing for several times also already. Thank you. Can you respond to that, Engineer Grifalde? Can I ask a specific location of that complaint, Your Honor, sa Chicho Nabalabag? Sa Nabalabag, yes. Katong tapad sa, you know that very well. We have talked about I'm not aware that issue started way back in 2019. I became, I reported in Negros Oriental from Cebu in 2020 September. So although I inherited the issue from the previous CENRO Kanda and CENRO Efren, there was a conflict between two parties, between Governor Degamo first and Congressman Teves. And there was an investigation that both parties purchased the claims from different persons, from Mr. Villaflores on the side of the Degamo and Mr. Lawrence Teves on the side of Congressman Teves. Then there was an overlap when it was surveyed based on the result of the survey by both parties. And the overlap was about 3,000 meters, Your Honor. And then in May 24, 2021, there was a joint Regional Peace and Order Council meeting
chaired by no less than former President Rodrigo Duterte. It was held in Dumaguete City. And this same issue was presented during that meeting. Although we were outside of the venue, it was shown in the television big screen outside the venue, the proceeding of that meeting. And there was an order with the recommendation of the former DNR Secretary Roy Simato that the area in conflict within the timberland to de-escalate, both parties to de-escalate and disengage in the area or else the military will take over. That was the order, sir, during that meeting in Dumaguete for the regional Joint Regional Peace and Order Council. So after that meeting, there were policemen who visited our office and they inspected the area. And it was mentioned that this and this and that, based on the former preliminary investigation. And of course, everything was obeyed because it was the order of the president. And then comes another entry, sumasali, sir, meaning to say a claimant again come out of the blue, and then that was Ma'am Impe Amparita Ihan, who again was here during the third hearing, that stating that he was a claimant. Now, there were subsequent visitation to her place conducted by Senator Dumaguete, that in July 2020, she was visited at her place, and the statement was she will not apply, but she was claiming that same lot, which was already in conflict between the governor and the congressman, she appealed po siya. So tatlo na sila, bali sa area. But that's why we will request during the presentation of Ma'am Ihan here in the Senate, if possible, next week with the assistance of the local government unit, we can conduct investigation. We will create a team for that. And then she will guide the team saan ang exact location na sinasabi niya na merong nakuha ng area. And last September 19, 2021, Your Honor, a team from the DNR, there was a report from the Senator Dumaguete that they visited Mrs. Amparita Ihan at her residence together with his brother, with her brother, ma'am. And they were invited by the DNR personnel to visit the DNR Senator office and to bring with them documentation to show proof of his upper claim of the area. Pero wala mang nag-answer. And then, ngayon, meron ng order sa May na de-escalate the area, disengage. So, siguro, kung mag-apply si Ma'am Ihan for a tenure from the dinner, we can assist if kung pwede. Alam mo, engineer, this is not only happening in Negros Oriental. Almost all over the country ito eh. Alam mo natin yan na mahirap yung trabaho niyo at you always invoke due process. Promisa kasi yung due process natin, umabot ng 10 years, 15 years, 20 years hanggang sa may mamamatay along the way dahil nga of your late action or delayed reaction or non-action. Kaya umabot ng ganyang katagal, so yun, may namamatay at namamatay na dahil alam mo na, tumataas yung tension habang tumatagal hanggat hindi nyo na-resolve yung mga sitwasyon na yan. So I suggest sa taga-gobyerno man tayo, we should not be contributory to the problem. We should be the solution of the problem. Yes, sir. We should be the solution. We are not the problem. Parang ganon ang dapat gusto kong ipaparating sa inyo. Bilisan natin yung ating trabaho, huwag paabutin ng 20 years, kaya mainit yung mga tao.
pagdating sa ganung bagay. So naintindihan kita. Mayor Degamo. Just to set the record straight, Mr. Chair, although there is a conflict between Governor Roel and Congressman Arnie Teves along that area there, but it was the area where the Kubo was situated and was owned by, or if not, no, di tamugamit ug word nga own, but it is being occupied by Ma'am Amparita long before the Teveses and the Degamos arrived in that area. She has been asking, because it was been fenced in for almost 3 years now, as to when really will DENR resolve that problem, because it has been going on for almost 3 years now. And Ma'am Amparita is also here, if there are things that you would Mr. Grifaldi here would like to clarify. But in connection, when I was jotting down people to invite, I also included there then DENR chief of Dumaguete City, Mr. Kanda, because Mr. Grifaldi is right. It was Mr. Kanda who is well versed with the situation in the Degamo, Teves, and that Amparita thing in that happened in Nabalabag. Okay, thank you. Andito ba si DNR, former DNR ng Dumaguete? Retired na, sir. Nag-resign na? Okay. Ah, okay. Retired. Retired 2 years ago. Retired, okay. Basta yun lang, bilisan ninyo para... In fact, if... At least 3 years pa lang pala yan. Mayor, akala ko umabot na ng 10 Janis years yan. Mayor will assist and we can... Ma'am Ihan, then maybe next week or when we organize a team. Mm. And again, as I said to my colleague in Dumaguete who are viewing this one, kindly prepare the necessary information, the data, and all the facts so that by next week or by the end of the month, we can conduct the survey and finally put things. Okay. And settle this. Okay. Thank you, ha. Salamat. The committee is taking note of your promise. Yes, sir. Because I hope that promise will not be broken. And so that we will be the idol of the people, sir. Yeah. We are doing our job well. Very good. And not to the detriment of the nation. Thank you. Thank you. Thank you. Balikan natin yung issue na yan about land grabbing. Na meron pala akong nakalimutan dito. Yung PNP personnel assigned to Congressman Teves who have been mentioned during the previous hearings. Si Tomasino Aligro, hindi ba ito police, no? Hindi ito police. Naimbitahan ba si Aligro? Aligro, last time, di ba? Si okay nga. Oh, pero na-invite siya. Anong sabi? Sabi kay Governor. Wala si Kuwa ngayon dito, no? Si Pride Henry Teves. Sabi niya siya daw magdadala nung invitation letter. So wala, sabi nga niyo, nagtago na ito sabay pag-alis ni Arnie doon sa Negro. So wala na ito. Police Captain Allen Hermodo. Were you raising your hand, sir? Hindi. Police Captain, halika dito. Nakapag-out ka na? Wala pa. Sige. Kumsek. Sir, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir. Thank you, sir. Please take your seat. So, did you monitor the hearing, the previous hearings? Paano nabanggit yung pangalan mo? Okay, you were alleged as the bagman of Congressman Teves Jr. who collect
takes money from Isabong and STL and distribute this among fellow police officers. Is this true? No, sir. Why? Sir, pwede ko, ano, sir, basahin ko muna, sir, para masagot lahat yung mga tanong, sir. Kung ano, sir. Madali lang to, sir. Sige. Sige, sir. Go ahead. Go ahead. Salamat sa lahat. Magandang umaga po sa lahat, sir. Thank you, sir, for inviting me here to air my side and to tell what happened in Negros Oriental, sir. Sandali. Saan ka nasayin ngayon? Sa... Basahin ko lang dito, sir. Nandito man yun, sir. Ano, sa... Kwan, sir? Sa Cebu, sir. Masyadong... Sa Cebu Provincial... Alab... Yes, sir. Ah, Alabata? Hindi, sir. Hindi, sir. Puro depende sa prepared na kwan. Kasimpleng question yun. Yes, sir. Sorry, sir. Saan nasayin ngayon? Na-assign po ako sa provincial headquarters ng Cebu Provincial Police Office. Ngayon? Yes, sir. Kailan ka na-assign doon? Ngayon, kahapon lang, sir. Kasi na... Kahapon? Narilipag ko po sa Tabuilan Police Station, sir, as officer in charge. Saan yung Builan? Tabuilan, sir. Northern part of Cebu Island, sir. Cebu Island? Yes, sir. Kailan ka napunta doon? March 21, 2023, sir. March 21. Previous to that, ano pang assignment mo? October... 12, sir, 2022, sir, naging officer in charge po ako, ano, naging deputy chief of police ng Oslo, Cebu, sir. Before that? Before that, sir, noong 2018, sir, naging police commission officer po ako, sir, na-assign po ako sa Negros Oriental Police Provincial Office at naging team leader ng Provincial Drug Enforcement Unit, sir. Tapos, narelieve po ako, sir, ng 2020, naging chief officer in charge po ng Sabangita Municipal Police Station, Negros Oriental. Before namatay si Governor Degamo, saan ka? Sa Oslo Police Station, sir. Oslo, sa Cebu? Yes, Your Honor. Tapos, sorry. Nung namatay si Governor Degamo, hindi ka kasama sa tinanggal, sa pwesto? 2022 pa ako, sir, na-relieve na, sir. 2022 ka pa, na-relieve? Yes, sir. Okay, so continue with your affidavit. Yes, sir, I am Police Captain Alin John Hermodo, sir, currently assigned in Provincial Headquarters at Cebu Police Provincial Office. I am part of the organization for almost 27 years, and my assignments are mostly in Negros Oriental as Intel Operative in Narcotics Command, Detached Service in the Philippine Drug Enforcement Agency, and also the Police Intelligence Branch Land Special Operation Group. Noong January 31, 2018, naging Police Commission Officer po ako at naging Team Leader ng Provincial Drug Enforcement Unit. On April 8, 2020, naging Officer in Charge po ako ng Sabongita Municipal Police Station, Sabongita, Negros Oriental. At after 3 months, sir, nag-schooling po ako ng Officer Basic Course. At pagkatapos, naging Deputy Chief of Police ako ng Shaton, Negros Oriental, kaya nagkita kami ni Mayor Pritz doon, sir. Pagkatapos, sir, after a month, sir, naging chief officer in charge po ako ng Santa Catalina Police Station, sir. Pagkatapos, sir, after 5 months, sir, nirelieve po ako. Tapos balik naman ako sa provincial headquarters. Then pagkatapos, sir, pagka October 12, 2022, sir, nirelieve ako sa Oslo Police Station, sir. Nirelieve po ako at papunta sa Oslo Police Station, sir. On March 2023, sir, na-assign po ako sa Tabuilan Police Station, sir. For that almost 27 years in service, I filed a lot of drug cases, illegal gambling, illegal possession of firearms, and apprehended hundreds of drug personalities as well as wanted person. For those 27 years, I never been involved nor being charged for an illegal activities. I was surprised, sir, when I heard my name being mentioned by Mayor Pritz, dear sir, and accused me as a bagman of the TBCs, that I give money to the police using STL and online sabong money. Sir, nagbibigay po ako ng money to my companion police officer as reimbursement to their personal money which was used during operation. That money came from our provincial director, sir. Bakit? Bakit ikaw nagbibigay? Kasi sir, as team leader, sir, maghingi naman ako ng pira kay yung for operational expenses, sir, ba? Team leader ka ng provincial drug enforcement, PDEU, sir. So, kailangan po kami ng may bus money, pang informant, sir, ganun, sir.
So hihingi po talaga ako ng tulong sa provincial director namin, sir. Magkano ang binibigay sa provincial director? Yung pang-bypass lang, sir. 1,500. Yan lang yung bibigay ko, sir. So, yun, bibigay mo sa... Yung pa? Sa Intel Fund, sir. Ha? Sa pag... Yung pag-tisbay, sir. Magandang ng tisbay. Sa pag-apply ng search warrant. Tapos mag-conduct ng entrapment operation, sir. Sige, continue. Kailangan talaga yung fund, sir. Yes, sir. As the accused, natao ako ng mga TVs. Hindi po ako tao ng mga TVs, sir. Police ako at hindi hawak ng kaninong politiko. Taong bayan po ang pinagsisilbihan ko. Kung tao ako ng mga TVs, di ko sana hinuli yung allegedly, sir, yung mga tao niya na sila Jasper Bubong Tanasan, sir, yung nandoon yung last hearing, sir. Hinuli ko yan, sir, at tapos si Pasito Lebron, sir. Kaming mga police, sir, ay neutral kami, sir. In fact, yung nagmanyanitad ang nupo kay Congressman Army TV, sir, I was there, sir. Nandoon ako at yung birthday ni Gov Degamo, sir, at Mayor Janice, sir, nagmaninita din ang mga PNP doon, sir. Nagsayaw rin doon ang police? Yes, sir. Mayroon mang may video sa birthday dito, ni Governor Degamo? Yes, sir. At saka kay Ma'am Janice, sir. So, at least, both sides pala, yes, sir. Minamanyanita ninyo? Yes, sir. Oh, sige. Go ahead. Yes, sir. Those years na nasa nupo ako po, sir, as a intelligence, sir, member ng intelligence, sir, or operative, sir, lahat ng mga ano, sir, halimbawa, sir, may ITG, sir, kasali ako talaga, sir. So, ako yung nag-apply ng search warrant kay Richard Cuadra, yung suspect, one of the suspect kay board member Miguel Dungog, at saka yung ako rin nag-apply ng search warrant, kami yung nag-apply ng search warrant, yung isang suspect, sir, na media representative, media na si Rex Cornelio, sir, yung kami yung nag-apply ng search warrant doon, sir, na kaya na recover namin yung ano, yung baril na ginamit sa pagpaslang kay Rex Cornelio, sir. Kilala ko, sir, ito, sir, kilala ko si Kong Arnie TV, sir, kasi siya yung congressman ng 3rd district sa Negros Oriental. At siya din ang madaling lapitan ng mga tao, at kahit kamag-anak ko, sir, or mga part kamag-anak ko both sides, sir, humingi talaga sila ng ano, tulong kay Congressman Ani TV, sir, or sa mga TBC, sir. Lahat naman tayo, sir, may personal choice naman sila, sir, eh. So doon sila hingi ng tulong, lalo na sa pag ma-hospital yung mga kamag-anak nila, sir. Si Tomasino Alido, sir, kasama ko, kilala ko yan, sir, kasi nung gobernador pa si George Arday, sir, nag-create siya ng task force 24, sir. Yung task force 24, sir, we are tasking to implement the special law, sir, like the Republic Act 965, the RA 927, R18-5-1, sir. Yung task force 24, sir, yun po yung ano, kumpos ng si IDG, PNP Maritime, NBI, PDEA, lahat ng mga unit doon sa Negros Oriental, sir. Yung sinabi ni Mayor Pritz, sir, na bagman po ako, sir, hindi po yung totoo, sir. Yan lang po ang masabi ko, sir. Remember, ha, you are under oath. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Na-prove natin yan, nagsinungaling ka. Yes, sir. Yeah, Mayor Pritz Diaz, go ahead. Sir, totoo naman dati, yung wala pa yung online sabong, sir. Magaling naman polis si Hermodo. Magaling na polis naman si Hermodo. Nung wala pa yung online sabong. Pero pagdating ng online sabong, sir, parang especially nung election, hindi naman ito yung original bagman. May away nga sila ng isang dating taga-Intel, kasi napalitan niya. Magpa-double blind survey tayo doon, sir. Walang pangalan. Lahat ng police ng Negros Oriental, kung totoo bang bagman sila, 100%, sir, manalo yung magsabi na police na bagman ito. Kasi yung pera nga din-deliver niya, tinatapyasan pa niya. Yun ang information ng mga police doon, mga hipi. Sir? Kanina pera yon, galing kanina? Galing kay Arnie, patungo kay Tokoy. Doon kay Tokoy niya, inaano, sir, kinukuha. Tokoy sa Alidro. Tomasino Alidro. Hindi na nga ito parang nasa Intel to, sir, eh.
nung manalo yung after election, yung election time tsaka after election, nasa intel ng province to. Pero parang hindi intel. Bodyguard nga to, parang bodyguard ni Tomasino at saka ni Cortevez. Sir. Para, di, mataposin mo muna ako. Expected naman na yun ang sasabihin mo. Expected naman yan. Pero mag-survey tayo, mag-voting lang police doon, walang pangalan sir, parang blind ano sir, survey sa lahat ng police. Galit nga yung mga ibang hepe kasi tinatapyasan nyo yung ano, yung SOP. Sir, sagutin ko, sir. Pwede, yeah, Your Honor. Sige. Sir, yung sinabi niya, sir, na ako yung mangulik tao, ano yung sabi niya, magkuhaan, kuhaan, sir, anong Tagalog yan, sir? Pabawasan yung sa COP. Pwede naman ipatawag natin yung mga COP, sir. Diba? O, at tapos, sir, yung sabi mo na, ano, ng, yung dito ka, pandemic. Dito ka, yes, sir, Your Honor. Sorry, Your Honor. Yung panahon ng pandemic, sir, nandun po ako sa bayan ng Chateau, Negros Oriental, sir. Deputy Chief of Police po ako doon, sir. Magkasama kami ni Mayor doon, sir. Mag-inuman pa kami sa rest house niya. Tapos, manood pa kami ng isabong. Legal pa yun, sir. Yung isabong. Diba? Oh, hindi, sir. Pero... Totoo yun. Hindi, sir. Totoo yun, sir. Diba? Magkasama kami maglaro ng basketball. Pero, masking hindi niya nasabi na, huy, bagman ka ni Tibis. Wala talaga, sir. Pero... Sir. At that time, si... Patapusin natin. Tiwasin. Ano ba? Tatapusin. Ah, sir. Ako sa tiwasin, sir, ha? Sige na. Yes, sir. Yes, sir. Pagkatapos, sir, yung panahon niya ng isabong, sir, eh, pandemic yun, sir, di ba? 2020, sir, naging sa Mugita Police Chief po ako, sir. So, busy talaga doon, sir, kasi mayroong ano, lockdown talaga doon, sir. So, walang mangyari talaga, sir. Walang makuha yung trabaho doon, sir. Eh. Puro lang nag-monitor sa kalsada para mag-lockdown. Pero paano yun na mag-kulikta ako? Kung sabi mo na bagman ako, eh, ano, biyaan, ano, nang iwanan ko yung, ano, yung trabaho ko, iwanan ko yung station. Ano, sir? Sir, yung mga sabi mo, sir, alam ko, sir, yung may isang pulis nga nagsabi sa yun, sir. Eh. Matagal na yun, sir. Eh. Matagal yan nga na-kwan, sir. Na parang nasuya, sir. Ingit. Oh, nainggit siya sa akin, sir. Kasi talaga, kasi... Sino yung pulis na yun? Sino? Ay, yung bodyguard nila, sir. Si Piniero, sir. Anong inggit? Ay, kasi, sir, EI namin siya, sir. Yung 1995. Ako, 1996 na pumasok sa kwan, sir. Eh. Tapos, naging commission officer ko. Siya, wala. Tapos, palagi nalaman niya akong siniraan. Kasi sir, magkasama talaga kami ni Gobernador Degamo, sir. Kasi nag-create ng task force kasaligan, sir. Yung team leader namin, sir, kaibigan nila, sir, si Miguel Dungog. Kasama ko yun, sir. Kaya naging vice agent of the year si Miguel Dungog, sir. Dahil huli na kami ng huli ng drugs doon, sir. Tapos si Miguel Dungog yung ginawa namin yung team leader kasi siya yung ano. Pero... sinisiraan talaga ako ni Piniero, sir, kasi gusto niya siya mag-take over doon sa Special Operation Group. Eh, binigay ko sa kanya yun, sir. Eh. Akala niya doon, sir, mayroong, ano, sir, ba? Mayroong bula, ano, sir, may gold doon, ba? Wala naman, nagtatrabaho lang ako, sir, eh. Matino po akong polis. Piniero, andito ba si Piniero? Oh. Sir, hindi po si Piniero yung nagsabi sa akin. Wala, hindi. Pero sir, yung pattern na yan, sir, matagal na yan, sir. Eh. Kaya galit si Gobernador Degamo sa akin, sir. Kasi siniraan talaga ako niyan. Oh, sino pa yung police, sir, na malapit sa inyo? Si Piniero lang, sir. Ah. Sir. Sir, it is a public knowledge to all policemen in Negros Oriental. It's very easy to say, but bias naman pag ako magsabi. Sabi ko nga, ipasorbi, walang pangalan lang. Public knowledge na siya yung ano. I'm sorry, bro, ha? Kasi parang kapatid ko rin to eh. Pero dati, nasa akin eh. Pero daming matitinong policer na nag-shift ng ano dahil nung ng online sabong. Actually, nung election, sir, ang trabaho nila, ito, laging kasama ni Cortevez to, sir eh. Kasama ni Tomasino din, Alidro. Ito si Hermodo. Bay, wag mo lang i-deny ngayon dito, bay, kasi baka mabigyan ka ng ebidensya magkasama kayo. Oh. Hindi yan sa Mañanita. Yun lang ang ano ko kay Hermodo na lahat naman polis na si officer, hindi naman magsabi na siya yung bagman. Kasi tumanggap sila eh. Di ba?
Pero pa sorbi na lang sir, public knowledge ng mga maliliit na police at saka deputies doon at saka yung mga hippie, public knowledge ng Negros Oriental sir. At the time of pandemic until natanggal to siya sir noong matanggal si Henry Tevez. Okay? Yes, ha? Okay, sige, sige. Sir, Your Honor, sagutin ko. Kasi sabi niya, kung may picture kami ni Kurt, kasi mahilig si Kurt ng motor, sir. Mag-thrill din ako, sir. So baka mayroon kami, magkasama kami sa thrill, sir, ba? Yung, hindi man problema yung picture. Lagi ko kang manipala. Yes, kung nga may picture nga ako kay Ernie Tevez, yes, sir. Dawan lang issue yan, hindi problema. Pag nasa servisyo ka, di maiwasan talaga magkaka-picture ka, pero depende yan sa context ng picture, ha? Yes, sir. Kung, yes. Kung kagaya nung na-picturean kayo na tumanggap ka ng isuupi, ikaw nag-distribute ng isuupi sa mga chief of police, ibang usapan nyo. Pero yung normal picture, umuisip yan. Sandali lang, ikaw muna kita. Andito, ikaw si Piñero. Saan ka assign? Nag-retire ka na. Out ka muna. Tayo na lang po tayo, sir. Please raise your right hand. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Yes, Your Honor. Thank you, sir. Please take your seat. So, magkatabi kayong dalawa dyan, ha? Huwag kayong magsumbagay, ha? Ako'y mag-referee ninyo. Ganito. Ikaw nang sumisira sa kanya doon kay Mayor Diaz. Narinig mo yung sinabi niya kanina? Sige. No, Your Honor, because at tanggalan ng kon. At that time, hindi pa kami kilala ni Mayor Pritz kasi nandun ako kay Gob, security ko. Hindi kami close ni Mayor Pritz. At that time, yung sinabi niya, ako ang sumisira sa kanya. Sagutin ko sir, ha? Kasi yung pattern sir, yung pattern parang ganun sir ba yung sa kay Sir Gob, kay Gob Degamo sir. 'Di ba remember ka na pumunta ako doon sa opisina ni Gob tapos nandoon ka kasi ipaliwanag ko talaga yung anong nangyari. Tapos si pagdating ko sa opisina ni Gob, di ba, kanang gihold ko ninyo, gihinold ko ninyo kasi ayaw papasokin ako ni Gob, ni Degamo kasi wala akong lugar doon sa opisina niyo, di ba? Gusto ko sana ipaliwanag yun, sir. Dito mo i-address sa akin. Dito mo. Yes, Your Honor. Yeah. Yun ang nangyari doon, Your Honor. Kaya doon, yun talaga nag-start na ayaw na si Gob Degamo sa akin, sir. Yung after nga pumunta ako sa opisina nila sir para ipaliwanag ko yung dahilan na ayaw kong sumama sa kanila. Pero yan talaga sir, nagalit si Gob Degamo sa akin sir. Kasi sabi naman ni Miguel Dungog, sorry patay naman si Miguel Dungog, sabi niya ni Gob, wag kang magkumpiyansa kay Hermudo kasi tao yan ni George Arnaiz. Kasi ninong ko sa kasal sir ba? Si George Arnaiz, pero yung last election sir, nagtandem naman sila ni George, ni si Governor George, former Governor George Arnaiz at saka Governor Degamo. Basta, ito, para mabilis tayo. Yes sir, Your Honor. You categorically deny na hindi ka bagman, ha? Hindi. Yes sir, deny sir, hindi talaga ako bagman sir. Hindi naman yung deny. Deny nga, alangan naman. Sir. Deny nga. Deny sir ba? Parang, hindi talaga ako sir, bagman sir. Wala akong, hindi ako nabibigyan ng pera sa mga police sir. Mayaman na sana ako sir. Kung pobre pa rin ako sir. Yes, Mayor. Sir, hindi ko naman nakita, pero ang isa sa mga police na nagsabi sa akin, at the time, pandemic upwards, nakabili ka daw ng bagong sasakyan at nagpapaayos ng bahay. Hindi ko naman nakita yun. Tapos, sabi ng mga polis doon, ibang level na si Hermudo. Kasi dikit na dikit to sa mga TV, sir. Dikit na dikit sa mga TV. Sinasabi ko, hindi ko nakita personally. At isa pang information, sir, sinabi lang to na minsan daw, asawa mo yung magbigay sa isang hepe. Utusan mo doon, ibigay yung pera. Sir, sagutin ko, sir? Yeah. Ayos, sir.
Yung, ibalik natin sa pandemic, sir. Yung pandemic, kaya, sir. Pandemic upwards. I'm meaning to say. Sandali, sir. Yung sa pandemic, sir, hippie po ako lagi talaga lagi sa taga-Talina. Eh, paano ako naging bagman? Yung sinabi mo, sir, nga nakabili ako ng sasakyan, hindi nakabili, sir, nakautang. Nakautang ako ng sasakyan, sir, kasi malayo na ang, ano, sir, malayo na ng assignment ko, sir, Santa Catalina, sir. Tapos, wala akong sasakyan, sir, so nangutang ako ng sasakyan sa DCCO. Hindi naman masama kung may sasakyan ka. Sir. Yung patrolman nga, may kutsi. Ikaw pa na kapitan, sir, walang kutsi. Kaya, sir, bago lang ako nagsasakyan, sir. Mahinap kang kapitan kung wala kang kutsi. Sa panahon ngayon, ha? Nagpasalamat ako sa inyo, sir, kasi doblado na ang fieldo ng PNP, sir. Yan na ako nakasasakyan. Sir, yung una. Sir, di ka naman bagman sa Santa Catalina. Tao ka lang nila. Pero yung nag-PIO ka na, doon na. Pinalit, tapusin muna ako. Doon na, sir, nag-start. Pati election time, sir, sila yung ginagamit. At the bisperas ng election, siya at saka kern si Alegria, kasama ni Henry Tevez doon sa Antulang. Ha? Sila, Alegria. Hindi ko alam kung kasama ka nung time na pasukin nyo sana yung bahay ko. Kami ni Alegria nung nagtatawagan. Pasok. Kasi may information ako, sir. Tumawag ako kay General Fero. Patulong ako. Kasi pasukin nila yung bahay ko. Kasi election time na yon. Yan ang nangyari ng mayor ng Tanhay na natalo. Hindi nakalabas ng bahay nila. Hindi pinalabas. Walang resources na nakalabas. Ito, sir, grabe kami. Nung tandem namin, sir, 3 times bis police station kami. Kay grabe yung support ko rin sa kanila. Magaling to sa dati, sir. Pero maraming magaling na police. Nung after ng pera ng online sabong, doon na nagtiwali. Yun lang, sir. I expected naman na mag-deny siya. Pero sa akin naman, bias pag ako magsabi. Pero magpasurvey lang tayo doon, sir, na voting, walang pangalan. Lahat ng police ng Negros Oriental. Lahat ng police ng Negros Oriental. Yun lang. Sige, thank you. But still, Juan, kahit na magpasurvey tayo, yung parang hearsay pa rin yun eh. Hearsay evidence pa rin yun. Kailangan talaga natin ng ebidensya. Kung merong chief of police dyan na magsabi na ito talaga nagbibigay sa amin ng pera, then pasok ito sa banga. Kung may chief of police na itong Juan na yun, nag-distribute ng pera. But anyway, ano, may gusto ka pa sabihin? Sige. Yes, sir, kung gusto, mayroon namang mga chief of police dito, sir. Chief of police dati ng Bayawan, ng Valencia. Andito. Sa Basay, nandun. Sige. Sir, sorry, sir, ha? Police. Mr. Chairman, sorry, ha? Kapag kalyado nila yan, eh. Kalyado nila yan, eh. Oo. Sige, huwag na kung kalyado. Kasi... Pero under oath sila. Sana yung mga hipin yan. Please come forward. Nandito, sir. Dito. Sige na, kahit na... Sir Lopez, sir. Kalyado kayo ni... Kaninong kalyado kayo? Tingnan natin. Mag-under oath yan. Pag nagsinungaling yan. Sino pa? Sino pang chief of police lang dyan? Kalyado yun. Sige, upo ka. Nag-oath ka na. Sino pa? Sino pang para isang oath na lang? Sir. Isang, sino pang chief of police dyan? Lopez. Na, wala kang testigo dito. Lopez. Sir Lopez, sir. Lopez daw, Lopez. Na. Sige, mag-oath kayong dalawa. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Police Major Nadua? Dalawa, Your Honor. Nalua. Saan ka, Chief of Police? Basay Police Station po, Your Honor. Ilang years? 1 year and 6 months, Your Honor. Ngayon? Pihaw po ng no po, Your Honor. Pihaw? Yes. Matanggal ka doon? Yes, Your Honor. Matanggap ka ng SOP galing kay Juan? Galing sa Batman? Hindi po, Your Honor.
Sure ka? Yes, Your Honor. Under oath ka? Yes, Your Honor. Hindi ka, hindi siya nagbibigay ng SOP? Hindi po. Galing sa TVS? Hindi po, Your Honor. Ikaw? Your Honor, good afternoon. I am the former Chief of Police of Bayawan, Your Honor. Bayawan? Yes po, Your Honor. Hindi po ako tumatanggap kay Captain Hermodo, Your Honor. Kanino? Direkta ka, Alidro? Si Alidro nagbibigay. Hindi po si... tumatanggap, Your Honor. Ha? Hindi ako tumatanggap, Your Honor. Hindi ka tumatanggap? Yes, Your Honor. Tsaka bago lang po ako, Your Honor, na-assign sa Negros Oriental, Your Honor. Sige. Balik na kayo doon sa upuan ninyo. Kay may nakaupo diyan kanina. Thank you, ha? Thank you, Your Honor. Thank you. Sir. Yeah. Go ahead. I'll do my very best, sir, na yung nagsabi sa akin na hippie, magsabi siya. Sige. At hindi lang isa, tatlo sila. Yeah. Oo. Para, at saka yung mga former na sa NOPO, mga tao sa NOPO, sir. Para hindi maging hearsay. Oo, mga NOPO sa tao. Oo. I'll do, gagawin ko lahat, sir. Thank you. Mm. Para rin ma-stop ito, kasi that's illegal. That's corruption. Kung pera ng gambling tatanggapin mo, tapos ikaw pa magdi-distribute, corruption yan. Andito ka naman lang, Roel Pinero, nabanggit ka doon sa kaso ni sino yun? Yung Colin Pipino, yung media man na pinatay at ina-allege nung wife na ang nasa likuran daw si Governor Degamo dahil yung kutsi nung Kapitulyo ginamit doon sa during that operation. At ikaw ay nakita ka doon sa crime scene as the lookout. Is that true? No, Your Honor. Napailan ka ba ng kaso? Wala po. In relation to that? Hindi po, Your Honor. Hindi ka napailan ng kaso? Yes, Your Honor. Ngayon, nagtataka si Mayor Janice Degamo, bakit masyado ka daw special nung tinanggal ka doon? Tinanggal ka ba? Nirelieve ka doon? Or ikaw nag-volunteer magpa-relieve? Nalabasan ako ng order, Your Honor. Nalabasan ka ng order? Oh. Hindi ka nag-request na magpalipat? Yes, Your Honor. Hindi. Saan papunta order mo? Sa NCR, Your Honor. NCR. Nagtataka si Mayor Degamo, bakit daw sinundo ka pa ng helicopter? Kung ganun ka daw ka-importante. Anong masasabi mo nito? Totoo yun, Your Honor. Sinundo ka ng helicopter? Oh, galing Cebu, Cebu, Your Honor. Sinundo ka sa? Helicopter, chopper, Your Honor. Chopper? Sinakyan ko pa patungong NCR. Patungong NCR? Yes, sir. Hindi ka nagtatanong, bakit ako sinundo? Ha? Kasi, ano yun, Your Honor, may... De, ganito ha, give you a background. Yung revelation ni Colonel Tolentino, nagsabi ka daw na you will cooperate in the investigation of the Colin, yung pinatay na media, Rex Cornelio, mag-cooperate ka daw. Pag-cooperate ka daw, kaya ganun ka-importante ang pagtingin sa'yo ng higher headquarters, kaya ka pinapasundo doon ng chopper. Is that true? Na nagsabi ka kay Tolentino na mag-cooperate ka. Magsasabi ka na lang daw ng totoo. No, Your Honor. Sinabi yun? Yes, Your Honor. Saan si Tolentino? Andito si Tolentino? Wala. Yes, Ms. Torres. Go ahead, ma'am. Good morning po. Yes po, go ahead. Kuya Pinero, yun po yung tawag sandali, ko sa... Nag-swear ka na? Ay, tapos na po kanina. Tapos yung na. Kami lahat. Yung kami lahat po. Opa, okay. Kaya po ako nandito at napunta po kami kay President, former President, Rodrigo Duterte ng Davao from Negros Oriental
to Dapitan, Dapitan to Davao. Resgo po ka, resgo kaayo in Bisaya. Dinala ko yung mga anak ko, iniwan ko ng Dapitan. Just to seek help for the former president, naiiyak talaga ako kasi galit ako ngayon. After yung Senate hearing nyo last April 20, 2023, natapos ng hapon, madaling araw ng April 21, 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan ang bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Piñero. Magkaaway na kami noon ni Governor Degamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Degamo, Manong Roel yung tawag ko sa kanya kasi personal staff niya ako noon. Kitty, tulungan. Personal staff ka? Yes po. Okay, sa Kapitolyo? Yes po. Sige. Tulungan mo si Kuya Piñero mo. Eh lahat ng bodyguard ni Governor Degamo, Kuya yung tawag ko sa kanila kasi most of them are policemen. I can look, kaya kong tingnan si Kuya Piñero mata sa mata. Kasi doon siya pumunta sa bahay namin. After tinawagan ako ni Governor Degamo, sabi ko sa kanya nung Roel, hindi ko alam yan. Sabi niya, Kitty, tabangira si Kuya Piñero ni mo kay kahibalo kong daghan kang kailang polis. Kabalo kong palangga kas mga polis. Kay tungod, nga hanong napalang... So, unsang particular tabang ang kailangan niya? Kay naa siya yung relief order, na-issuehan siya og relief order after sa search warrant. Pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay, tinawagan ako ng guard namin sa bahay, Ma'am Kit, nandito po yung police, Piñero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko, bago pa lang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon, wala na ako kay Governor Degamo. So umuwi kami, kasama ko si Pastor Nalam, kasi si Pastor Nalam, pinatauhan din ito ni Governor Degamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni Governor Henry Teves. Sinabihan ko pa nga siya kasi naging driver siya sa akin for 1.5 years. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, Day, Inday yung tawag niya sa akin. Hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi 4 yung anak ko. Nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. Eh sabi ko nga sa kanya, ano ang tingin ng mga tao sa iyo, eh galing tayo kay Governor Degamo tapos lilipat ka sa mga Teveses. Sabi ko pa nga sa kanya kasi na-instill sa utak ko na ang mga Teveses ay mga talaga na-instill sa utak ko mamamatay tao, mga warlord sila kasi yun ang sabi ni nung Roel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na ako. Hindi ka naman siya kailang sabihan na gano'n ang mga TVs dahil taga doon ka man. Malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya niyo. Kailangan ka pa bang i-indoctrinate ni Governor Roel Degamo na gano'n kasama yung mga TVs? Hindi naman siguro. Pero sa tingin ko po, Mr. Chair, yeah. Base po, patapusin mo muna ako, Mayor Janice. Both the Teveses and the Degamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May 1-year-old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun, na-discuss niyo yung kang Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon, pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po, pumunta doon si Kuya... Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20? Oh. Wednesday. Yes. And
madaling araw ng April 21 at 1 a.m. pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung ano, video na kuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay niyo? Ilang paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets, pero after na napablatter na namin, pero after nakuha na namin mga 8 bullets po, 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-strapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka magkasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair. Bakit? Si Kuya Piñero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piñero? Muna akong gisultini mo. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nung Roel. Kaila ko. August 6, 2020, birthday yun ang kapatid ko. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search warrant. Bakit ka matakot na pinalapit man kaya siya ni Governor Degamo sa'yo para tulungan mo? Eh, bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Degamo. Pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Piñero. Eh ako naman, kilala ko si Kuya Piñero. Mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Degamo. Alam niya ni Kuya Piñero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag mong pag-ano, bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga? Sinabi ni Piñero sa'yo yan? Oo, sinabi niya. Hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya. Siya lang yung lookout. Nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya. Yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO. Kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka mag-ano sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi so, siya nagsabi sa amin. So, yan ang sinabi ni Piñero sa'yo? Opo. Ano? No, Your Honor. Ha? Hindi yan. Huwag kang mag-smile sa akin. Hindi ako natatawa. Yes, ha? Your Honor. Hindi ako masaya sa yes, mga allegation na ito. Huwag kang mag-smile-smile dyan. Dahil hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair. Yan, dali lang, sandali lang. Kinukuha ko lang yung reaksyon niya. Ano? Hindi, totoo yan. Yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, Your Honor. Kasi... Sige, pariyo, ganito ha, Miss... Yes po. Pariyo kayong under oath. Yes po. Pag may ma-discover ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong, yes, ha, sa okay baba. Yes, okay lang ha? Po ako. Sabi ko sa inyo. Kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair... Pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam na alam ko na si President, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami, 11 p.m. doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya, hanggang 2 a.m. Sabi, pinakita ko sa kanya yung ano, mga evidence kong dala against the Degamo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo, kung gaano ka sincere at totoo yung sinasabi nyo, hindi ko balak pupunta dito sa Senate kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Piñero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even attorney Inong. Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nalam. In your hand, stand by ka muna. Magsalita ka. Good afternoon po, good Senator, yes, Senator well. Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon. Mangingi lang ako ng condolence ni Mayor kahit late na ito. I don't need it from you. Anyway. Relax lang kayo dito ha, relax lang kayo. Yeah, go ahead. Pastor. Tagal na ako sa grupo ni Governor Degamo. Alam niya ni Mayor,
at yung ni Boss Mayor Fritz. But anyway, yung in connection sa presentation ni Miss Katie Torres, yung nangyari ni Piñero, nandun ako, sir, I witness din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa grupo or sa political group ni Gobernador Degamo. Yes, pumunta si Sergeant Piñero doon, takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation. Nalalaman namin yung gunman, pinatay na, tapos nagsesearch warrant doon. Sinong, sinong gunman na yun? Si Barilio. Ha? Barilio? Barilio? Yun yun ang alleged gunman ni ni Pini, ay no, ni Rex Cornelio po. Tapos umulong yung mga investigation, dumating yung parang order na ta-transfer si Sergeant Piñero. Gabi na siya pumunta doon, doon sa bahay ni Miss Kitty Torres. Narinig mo? Narinig mo yung pinag-usapan yes, nila? Yes, nandun ako. Ano? Anong pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya... Dining table kasi namin. Sandali lang. Anong narinig mo? Sinabi ko sa kanya, Sergeant, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. So, bakit ka mamamatay? Kasi takot na takot na. Takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Naghiram lang ako ng kutsi ng province. Humiram siya ng kutsi ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung ano yung Jace o yung nagbibigay si sa nila Saro eh, in connection sa sinabi ni Sergeant Piñero 2 weeks ng pag-upo ni Governor Hendry sa province, kinausap namin, tatlo kaming nag-usap, si Nung Sani at saka si Governor Hendry at ako, tinanong namin talaga si Nung Sani Lazaro. Ang sabi ni Nung Sani Lazaro, hiniram ni Piñero yung sasakyan ng auto sa province. Sabi, utos daw ng gobernador. Naka-apidabit yan ni Nung Sani Lazaro. Naka-apidabit yan. Hindi ko alam kung saan na yung apidabit na yun. So, eyewitness ako, narinig ko, si Ma'am Kitty, totoo yan, tumawag siya ni Colonel Tolentino. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Piñero. May gustong isasabi or parang isulti ba, Sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yang magsasalita? Sabi, Sir, yes, Sir, magsasalita talaga siya. Sa alam ko, pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday, I think, yung mother-in-law or yung mama niya. So, nagkataon na pauwi siya. So, pinuntahan talaga niya si Sergeant Piñero. Sabi ko ni Colonel Tolentino, tulungan na lang natin to. Takot na takot. Nanginginig siya sa takot eh. Dahil gustong-gustong tulungan siya eh. Now, yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan. Pagka umagad, eh, parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka-attest ako na hindi yung totoo na kinidnap siya, hindi. Gusto siyang magpatulong at saka gusto siyang magsalita, pero hindi ko na alam bakit na iba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa National. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you.
Mayor Diaz. I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, nung umalis ito kay Gob, nagkita kami later on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ito to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat to. Isa tao ni Henry Tibes at Arnie Tibes to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Book Mayor? Sige. Delete Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Boss, bossing yung tawag ko nito, Boss Mayor. Boss, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi naman ako yayaman kapag magsasalita ako ng totoo dito Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, Mayor. I mean, Mr. Chair. Magbuksanan kami ng account namin. Parang Henry Tibes style yan. Kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumalasaludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros, nalulung sa mga sabong, sa mga sugal. Pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Anong klaseng sugal? Eh, sir. Manok. Ibang sugal. Eh, sir, dinadala pa ako nito sa ibang-ibang kasino Kasi, para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yun, sir? Yun. Kailan? Kailan? Eh. Ito na lang, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, continue. Ito lang, kasi, Mr. Chair. Ito lang, Mr. Chair. Ah. Ang sa akin lang, Mr. Chair. Tapusin natin. Tapusin mo na. Sandali. Sandali, sir, Mayor. Sandali, Mayor. Sige, tapusin mo. Tapusin ko to. Mr. Sige. Chair, ako totoo, ang direct boss ko si Governor Henry Tibes. Hindi ko yung boss yung isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign operator, political operator din. Kung ganun din ako, ganun din sa Kang Degamo noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magaintindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Oh, ako na naman. Boss Mayor Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa, kit sigurado ka. Tinasabi pag nagsinungaling. Mayor. May Ferrari siya? Yes. Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako isang taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon pang... Ay, mas maganda aircon, yun. Pero buhay mo, hindi, pwede rin ako walang aircon. Mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao, malinis to dito. My goodness, sir. Kilala ko sa inyo. Sir, it's my turn naman, sir. Okay, tama ka na. Tama ka na. Sige, yes, Mayor, Mayor Degamo muna. Mayor Degamo, andali ha. Okay, nauna ito. Mr. Chair, my husband is no longer around to defend himself, but I would like to emphasize that these personalities present here today, parang kulang pa nga sila ng isa or dalawa, used to work with my husband, fall apart for different reasons, and siguro sa experience namin in public service, pag may mga tao ka na may kailangan sa'yo at hindi mo kayang mabigay yung kailangan nila, the tendency is they will fall apart. Pastor Nalang, for example, he used to be with the governor, only fell apart when he was asking for a transaction with the governor regarding a CT scan, a machine that he would like to enter into a bidding procedure. My husband's constant advice with whoever would like to transact with the capital is to always see to it that whatever, in the case of a CT scan, it is a medical equipment, whenever you would want to enter into a bidding process,
dapat sinusunod kung ano ang sinasuggest ng doctors. Because hindi po tayo doktor. To make the long story short, they were given instruction na for as long as you will follow procedure and follow what was being suggested by the doctors, go through the necessary process, bakit naman hindi pwede? To make the long story short, there was another kind, another brand na gusto nila, but not the one being suggested by the doctors. Parang dun nagsimula yun. He keeps on going to different people, the back people. Pinuntahan pa niya ang staff ko sa office, yung aking executive assistant. Kasi ang akala niya, friend ko o ako ang makikipag-transact for that CT scan machine. Sinabihan siya ng aking executive assistant na si Mayor John, hindi iyan sumasali ng kontrata. At lalong-lalo na kung ang sinabi ni Governor to go and engage with only with those that are suggested by the doctor, dapat yun yung ating sinusunod. Kasi nga medical equipment yun. Ang palagi nilang sinasabi, maraming pera dito, boss. We can share. There's so much to gain from here. But then, when my assistant was talking to me, I told him, kaya ba ng konsensya niyo mamatay yung pasyente dahil sinabi na yung slides ba yun, kung ilang slides ang kaya, I think the one suggested by the doctor, kaya yung 62 slides or slices ba? Parang yung kanilang pinipresent was only 30, pero kaya naman palang i-stretch ng computer. And so parang sinabihan siya na this is a matter of life and death. Hindi naman pwede na yung slices i-stretch mo lang dahil the doctors will not be able to give accurate data or information na kailangan ng pasyente. So the governor would like to stick to that brand na sinasuggest ng doctor dahil nga hindi naman doctor yung aking asawa kung hindi isang engineer. It started there. It was at that time when he was refused, pwede naman din nating hingian ng comment ang BAC. The BAC requested to speak with the governor, telling him na iba yung pinipresent nila sa hinihingi na brand ng doctor. So there was a refusal na hindi talaga mapupunta sa kanila ang kontrata. I think it was there that it fell apart. That is what I knew of Nalam. Yeah, and Miss Kitty Torres too, I know her. The reason why she fell away from us, it started when she starts spreading. My husband and I were having troubles in our marriage. We were talking about saving it. But every day she comes to our house telling me all the things that would worsen the marriage instead of being able to be well again with each other. And so she was advised not to come to our house. From that time on, hanggang ngayon, parang the relationship slowly fell apart. There was even a time, I do not know if Jurix is here, that in one of their distribution of aid in the hinterland, she has been claiming that she is me. So, hindi ko ma-reconcile at hindi ako naniniwala niya nung una. In fact, I stood by her kasi talagang tumutulong siya. Sinabihan ko pa yung iba na maybe you're just jealous kasi kinakampihan ko. But later on, there were misunderstandings na nangyari, lalong-lalo na nang magbigay ng assistance. It was then that I noticed siyang nagbibigay ng assistance doon sa dalawa kong relative na sabay na nagkasakit. I give different amount to both. Sinabihan niya yung aking isang binigyan kasi hindi magkapareho yung amount. Tita, ang daming pera ni Mayor pero
yan lang ang binigay niya sa iyo, pero ang binigay niya dun sa kabila ganito. I am beginning to be suspicious na these are things you're not supposed to tell to the two. Otherwise, magkakasamaan ang loob. Pero ginawa pa rin. Okay pa rin kahit ganun. Until it has worsened and worsened hanggang nag-fell apart. Yung umalis sila, lalong-lalo na nung sinabihan na, na hindi na pwedeng pumunta sa amin because she started as an aide. My point here is, she was talking about the governor asking her to help Pinheiro at a time when they were no longer friends with the governor. Para namang ang hirap paniwalaan yan. Galit ka sa tao, tapos siya kakausapin mo to help the person of Pinheiro at a time na magkagalit kayo. Hindi lang po dito natatapos, meron pang isa, yun si Ray Lapping, he might also come. But I think I would like to make an emphasis that kung hindi siguro nag-fell apart yung ano, yung pagiging magkasama in the past for reasons na hindi nga talaga kayang ibigay lahat kung ano yung gusto naman nila, could be the reason na nag-cross sila ng political bridge, and I would like to use the term na parang nagpagamit din sila. Sandali lang ha. Sagutin ko lang po. So, sinasabi ni Mayor Janice na nung pumunta si Pinheiro sa iyo, magkagalit na kayo ni Gobernador Degamo. Magkagalit na kayo. Yes po, totoo yan. O pero, so, paano niya ipagkatiwala yung kanyang katiwala papuntahin sa iyo na magkalaban na pala kayo? Alam mo, Mr. Chair, totoo yon na si Mrs. Degamo, mahal niya ako. Yung mga anak ko nga, kahit nung nalaman lang ng mga dalawang anak ko na babae, na we're not in good terms na kasi yung mga anak ko hindi namin sinabihan kasi ang hirap i-explain na yung lologov nila minsan tinawagan akong ipapatay niya ako kasi sa galit ko sa kanya. Totoo naman yung sinabi ni Mayor John na nag-away sila nang dahil sa babae. During that time, si Mayor John ay parang may seminar sila kasama si Senator Cynthia Villar sa abroad. May bago po silang helper named Mary Queen. Si Governor Degamo, dinala niya yung babae niya doon sa bahay nila. Si Mary Queen po yung nagsumbong sa akin. So, sinabihan ko si Mayor John. Oh, yun ang totoo po, Mr. Chair. Tapos ngayon, yung... Sandali lang. Okay na yun, basta nagkagalit kayo. Oo. Pero, ang tanong ko lang sa iyo ba, bakit pinapupunta ni Mayor Governor Degamo yung tao na gusto yung patulungan sa'yo na magkagalit na pala kayo at that time. Bakit papunta niyo? Para mapasama? O... Hindi. Alam mo, Mr. Chair, si Governor Degamo, 5 minutes, pisting yawa na siya, mga saba siya na mo, dili na siya mo dumot. Mayroon na siya, pisting yawa ka, inana ka, ana, dagan siyang storya. Pero na ay time nga, pinatawag niya ako at saka si Marlon doon sa Capitol. Nag-close-in meeting kami, sabi nga niya sa amin, Kitty, Marlon, magnegosyo lang kayo, tutulungan ko kayo. At tinupad niya yung pangako niya. May project po kami ng South Strong Cement under ng San Miguel Corporation, Silica Quarry ng Tayasan po. Need ng magkagalit na kayo? Yes po. At that time? Yes po. Need ng signature ng governor for endorsement for area clearance sa MGB DNR 7. Si Marlon po, pinatawag niya po at sinabihan niya si Marlon na huwag lang kayong lalapit sa akin pag nandyan yung mga tao ni Mayor John, lalo na yung mga pamangkin niya. Hindi kasi, si Mayor John, totoo yung sinabi niya na every time may nangaaway sa akin noon, siya yung talagang magdedepensa. Kahit wala po kaming bigas sa bahay, walang gatas yung mga anak ko. Yung anak ko nga na si Margaret, si Maggie, sabi niya, Mama, please understand, Tita Janice. Sige lang, Kuana. Okay na. Napalayo na tayo. Basta yun lang gusto kong malaman. Oo. Ha, na kahit na magkagalit kayo, because honestly,
I find it strange, very strange na magkalaban na kayo tapos papuntahin pa niya yung tao niya. Yung mga query niya, Mr. Chair, may query si Governor Degamo under sa name ng mga boy, mga helper niya. Meron sa, nasa akin po yung mga original copies. Tapos nag-iwan po siya na kung ano mang mangyari sa akin, Kitty, ibigay mo ito lahat sa mga pamangkin ko, mga anak ng kapatid ko. Yun ang sabi niya. Kahit ibigay ko pa sa'yo o ipakita ko sa'yo yung mga copy ng mga query na yun, pinahatid niya kay Kuya Junard Sevilla, nasa ENRD yun na-assign sa Capitol. Kahit ipatawag pa natin siya, during that time, magkaaway na po kami. Magkaaway na kayo? Yes po. Okay, diyan ka muna. Si sandali, Mayor. Si Mayor Pritz muna. Kanina pa ito nagtataas ng kamay. Kung mapatawag natin yung Vice Mayor ng Santa Catalina, si John Carl, binisita siya ni Pastor Nalam at ni Bayang. Ang ginamit na sasakyan, sir, yung Isuzu na green na getaway vehicle sa pagpatay ni Gov. Mayroon din kami information, sir, na andun ito sa meeting, ng mag-meeting sila na patayin si Gov. Andito si Pastor Nalam. Walang chance sa politika, sir. Wala na sila eh. Yun na lang. At saka yung online sabong, hinahabol namin. Totoo, Mr. Chair, nagsasabong po ako. Kasi I'm from Negros Oriental. We are a home of breeders under Spanish. Yung sinabi niya na meron po, kang Ferrari, meron kang Lamborghini? Totoo yun? Yes, sir. Totoo yun, sir. Pero walang Lamborghini. Pero, sir. Ah? Wala akong Lamborghini. Ano meron? I drive Ferrari noong December 18, nirigalo ng close friend ko. Yung close friend ko, sir, bilyonaryo. Di ko sabihin dito, sir, pati executive, pwede ko ipakilala sa inyo, darating siya. Ang negosyo ko po ay nasa Bureau of Customs before. Oo. Tapos nasa bureau ang mahal po ako ng mga Chinese, sir. Mahal ako ng mga Chinese. Just be assured, Mayor. Whatever character assassinations that will come into play during this hearing, kami, we will stick to the facts. Okay. Hanggang facts lang tayo, ha. Kahit na magkakasiraan kayo, magsisilaan kayo, both sides, ang akin lang dito is nagka-character assassination na tayo dito, but the fact remains that talagang totoong may pinatay na Colin, sino yun? Oh, you cannot erase that fact na pinatay talaga si Colin. Rex Cornelio, pinatay talaga siya. And may mga circumstances na surrounding it na that lead to kwan, to this questioning. So, yun lang, ha. Don't be okay lang, sir. Bakit kung meron ka magandang sasakyan? Kasalanan mo ba yan kung nagkakaroon ka ng magandang sasakyan? Hindi naman siguro, pero yun nga lang, yung circumstances. I love you, sir. Galing ka palang customs. So, alam mo, Mr. Chair, yung bago nilang, ano nga niya sa akin, social media, ito sila kasi mga campaign manager to. Kasi they are still holding eh, kahit wala na eh. Mag-ano pa rin sila sa politics, nag-organize. Kahapon, parang ang panirat niya sa akin is mayroon akong HIV. So, kahit ano-ano na sinasabi nila. So mayroong kahit ano, kaming Janice nagpapatay, ni Gob, kahit ano-ano na yung sinasabi. Ito na lang sila yung natira na ano doon. Okay, Mayor Janice. For the record, sir, Miss Kitty mentioned about helpers and boys na yun yung nakapangalan yung quarry. Pwede rin ipa-check if it have been used or kung talagang ginamit yun o kung talagang nagkaroon yun ng income yung mga sinasabi niya. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Sandali. PD Dabao, Negros Oriental. Alaga. Nag-out ka na? Tapos ka na, last one pa. Totoo yung sinabi niya na may nasa record ninyo na in-stopping yung bahay niya after the hearing? Anong lumabas sa investigation? So confirm na in-stopping yung bahay niya? Yes, sir. After the hearing? That yes, sir. Sa kinagabihan? Yes, sir. Early in the evening, sir. So anong investigation niyo? Anong nangyari? There was a certain car, sir, na umiikot sa bahay niya po, sir. Then pabalik-balik po yun, sir. Then bahay niya? Yes. Torres. Sir, meron po akong video naka-USB tapos bago kami uuwi ngayon, lahat kayo ng mga senator including
President Duterte and Secretary Abalos, naka-USB po lahat ng mga evidence namin. Huwag na muna isama. Huwag muna isama si President Duterte. Bibigyan po namin ng copy kasi nandun lahat po ng mga evidences namin po. Kasi sige. Hindi ayaw naming mapahiya siya sa pagtulong niya sa amin ngayon. Okay, okay. Thank you. Balik muna tayo doon sa strapping ng bahay mo. Anong nangyari sa investigation niyo? As of now, sir, yung unang nakuha naming CCTV footage, sir, medyo blurred po, sir, yung plaka ng sasakyan po, sir. But still, we are looking for other CCTVs po, sir, na may mga recording para ma-identify po namin yung perpetrator or yung vehicle na ginamit po, sir. Bisyon ha, kasi akala ko wala nang violence sa Negros Oriental after nag-hearing tayo. Meron pa pala, may strapping pa pala nangyari. Eh, the more na magkukwestiyon ang tao nito na kahit na the situation in Negros Oriental is already brought into the open sa lahat ng tao, nagmumonitor nito, and yet, after the Senate hearing, may bahay pa na in-strapping. Ayusin ninyo ang kuhan nyo doon, trabaho nyo, at bigyan nyo na solusyon ng kaso na ito. Yes, sir. I already asked the, actually, sir, the, through my chief of police, sir, kung if they need a security. Nasoko yung kamisin? Yes, sir. Nasoko? Yes, sir. Kakuha yung mga empty shells? Yes, sir. And we are still looking for kung yung mga matches po, sir, sa mga ano, sir. Sandali lang. Huwag ka muna magsalita kung anong gusto mong sabihin, ha? You just respond to my question. Bakit istapingin yung bahay mo? Anong dahilan? After po the last Senate hearing nyo, sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila ni Peñero, Kuya Peñero, doon sa Common Friend. After nun is April 20, 2023. And then kinabukasan po, April 21 at 1 a.m., meron na pong nangyari na ganun, pinagbabaril yung mga bahay namin. Wala po naman kaming, wala po kaming utang na malaki na kailangan kaming singilin. Yun yung mga TVCs, may malaki silang hindi nabayaran sa amin kasi hindi na nakabalik si Gov. Degamo. Iniwan lang yung mga ECC na na-process namin. Daga ko lang. Umayas na sila lahat sa Negros. Huwag ka muna mag-anto sa, mapunta sa ibang topic. Ako, as a police officer, magtanong ako ba sa motive, bakit istapingin yung bahay mo after the hearing? Anong papel mo dito sa investigasyon dito? Bakit ka istapingin? Kasi alam mismo ni Kuya Peñero na yung sinasabi ko, totoo. Diba? Ningon pagani ka dahil... Dito ka lang, dito ka sa akin magsalita. Huwag kay Peñero. So. Sabi pa nga niya sa akin, Inday, may girlfriend ako dyan sa San Jose, may anak kami. Pag anong mangyari sa akin, tulungan mo. Diba, Kuya Peñero? Malayo yan sa istrapingin yung bahay mo. Hindi, alam niya lahat. Hindi, ang tanong ko... kami. Yung magiging motive ba? Bakit istrapingin yung bahay mo? Kasi alam ko lahat, marami po akong nalalaman na mga baho nila. Alam ko lahat po. So sinong pinagdudahan mo nag-strapping? Sige nga. Mga Degamo po. Dito. Mga Degamo po. Sila po. Kasi Tevezes and Degamo, Mr. Chair, are both warlords. Kilalang kilala ko po sila. Yung sinasabi nila na ang mga Tevezes ay may maraming unexplained wealth. Kasi galing sa gambling, yung mga Degamo din, marami din silang unexplained wealth nang dahil sa kaba ng Kapitolyo. Naka-USB po lahat, ibigay ko sa iyo. Sige. Mayor Janice Degamo. Kabalo kong palangga ni mo akong mga anak, pero ayaw mag-ingunan niyo. Dito sa akin ka magsalita, huwag magdirekta. Sige. Yung sinasabi niya, na ako pinagkakalat ko yung problema, maliit lang yun sa nalaman ko sa kanila. Kung chismosa po ako, Mr. Chair, lahat ng alam ko sa kanila, matagal ko nang binubulgar. Bago pa po ang eleksyon, yung sasakyan namin nakapark sa labas ng City Hardware ng Sibulan, may naguhit ng baril at tatlong bala po. Almost five years na po kami nang mumuhay ng takot. Meron din dyan sa USB yung bahay namin para na rin kulungan. May net. Sandali. Kasi takot na kami. Sandali, ha? PD, in-stopping bahay niya. Makasecure ka ba doon sa kanila na hindi na mangyari
yung pag-strapping sa bahay nila. Yes, Your Honor, sir. Ha? Siguruhin natin kasi pag ganun, ang mga tao doon, imbis matuwa na dahil nagkabulgara na ngayon kung sinong mga kagagawan sa mga ganito, eh may strapping pa nangyari. Ang tao ngayon ma-demoralize. So, siguruhin mo hindi ito tatamaan. Yes, sir. Ha? Saan ka ba ngayon? Uuwi ka sa inyo? Iniwan ko po yung iniwan ko po yung apat na anak ko doon sa amin. Saan inyo? Doon sa Negros. Meron din akong sasabihin sa mga PNP doon. 6 a.m. ng umaga, after kami ng strapping, pinuntahan po ako ng hepe ng Dumaguete. Sinabi niya sa akin, ma'am, sinabi niya sa husband ko at ako, ma'am, wag lang kayong magpa-interview. Kaya wala kami, hindi kami nagpa-interview. Tahimik lang tayo, ma'am. Masosolve natin to. Sabi ko sa kanya, okay lang po, sir. Basta meron po kaming protection. Pwede bang may mag-roving na police dito sa amin? Ang sabi niya, okay, ma'am, walang problema. Paggabi, may nagpunta doon sa amin. 10 minutes lang po doon, nagpicture. Tapos, ano, nawala na naman sila. Okay. Kinabukasan, nag-text na naman ako, sir, wala pa pong police nag-roving. Alam mo ba kung anong sinabi, Mr. Chair? Ma'am, mag-roving lang kami pero hindi diyan malapit sa bahay niyo. Kasi pag nalaman ni Mayor Janice, magsumbong na naman, iparelieve na naman kami. Sinong police naman yun? Sinong police yung kasama mo? Nasa Dumaguete po, ha? Mr. Chair. Ha? Sa Dumaguete po na police. Dumaguete na police, sino? Yes po. Mahirap yung magsabi ka na gano'n na hindi mo... Yung hepe nila mismo, pumunta doon sa bahay. Siyang kinausap mo, siya yes, nagsabi po sa'yo. Yes, siya po. Na mapagalitan kami ni Janice, Mayor Janice Degamo. Malaman na naman ni Mayor Janice, baka iparelieve daw sila. Sinong hepe yun? Si matangkad po siya. Ha? Fongo po. Ha? Si Fongo, bagong hepe ng Fongo? Dumaguete. Oo. Fongo ba ang hepe ng Dumaguete? Saan siya? Andito? Yeah, dali lang ha. Siguruhin mo na wala na mangyaring strapping doon, ha? Ha? Pwede, hihingi po kami. Huwag gala, ayaw ko nang kwan, paratayin kwan nito. Pabalik-balik ang problema, hindi matapos. Mayor Degamo. Mr. Chair, since PD is around, I would like PD to tell this august body what I inquired and asked him after I have heard that their house has been strapped. Go ahead, you have the floor. Actually, Your Honor, immediately after the incident, sir, Mayor Janice Degamo called me, sir, and she told that all this some stories in the background of the owner of the house regarding the issue on quarry on the area. And the employment of the said person during the time of the Governor Degamo po, sir. But as to the details, sir, hindi pa po namin chinek yun, sir. But we are still looking at other angle po, sir, of the incident. Because there are so many stories po, sir, na nakakam out. But as the provincial director, sir, I want to see it that It is based on a concrete evidence po, sir, of what really happened or what really transpired during the strapping incident po, sir. Yeah, go ahead. I called up PD Recinto because there were several cases already, like the Ong and Tinguha case. When they were gunned down, the first thing that they have heard was that it was the governor who was suspected, Governor Roel, to have shot them. The death also of Tonton Melodia, it was then again attributed to the governor. The governor is no longer around, and I can see that the direction these people are going is that wala na si governor, baka si mayor na naman ngayon ang magiging culprit sa kung anong mangyayari. That's the reason why I called PD Recinto, dahil kung titignan at alalahanin po natin, long before the governor died, I already requested to have an investigation dito po sa Senate because it has been happening. Pag may namamatay, pinupoint kay Governor Degamo.
Mabuti po ang Diyos dahil nang mangyari yun kay Sandy Ong at Sandy Tinguha at kay Jason Ong, they themselves discovered that it was not the governor. And that was primarily the reason why I called PD Recinto asking him to guard their house. Dahil baka biglang kami na naman, ako na naman, dahil wala na si Roel na pwede nilang sabihan na si Roel ang nagpapatay, ang nagpabaril, etc., etc. You know that very well, Mr. Chair, because I wrote a letter, you had that resolution. Sad to say na nawala lang talaga si Roel bago talaga tayo makapagsimula ng Senate investigation. Okay. Thank you po. That's the right lang, Mayor. Walang ha, magkahantay dito. For the record lang, yung nangyari sa bahay mo, hindi yun stage, ha? Hindi yun drama. Totoong may nag-stopping talaga. Mr. Chair. For the record lang, just for the record, para klaro din ito. Kasi I got the point of your Degamo, nasabihin na naman na sila ang pagbibintangan, baka mamaya. Ibang side na naman ang nagpapatira noon. So, I just want to be clear. Mr. Chair. Totoo yun, authentic yun na yes pangyayari. Po. Yes po. Yung mga anak mo pa, sinong may gustong pagbabaril yung mga anak mo? Ay, yung bahay mo, yung mga anak ko, hindi na nakapag-aral. Nang dahil doon, nilagnat yung mga anak ko dahil sa takot. Nasaan ka nung panahon ng nistrapi yung bahay mo? 1 a.m. Nandun po kami lahat sa bahay po. Loob ng bahay? Yes po. Natutulog kayo? Yes po, 1 a.m. kasi nangyari ron. 1 a.m. So, madaling araw. Madaling araw. Pag-stopping, anong ginawa mo? Sabi ng husband ko, huwag kang lumabas, pero lumabas ako kasi yung anak ko nasa kabilang kwarto po. Ilang putok narinig mo? Parang third time po na putok narinig namin. Tapos yung husband ko, parang naano siya, natulala. Tapos ako yung isip ko, yung po mga anak ko. Sabi nga, hanggang ngayon, Mr. Chair, Say, just for the record, ha? Just for the record, gusto ko lang malaman baka, kasi nagkakuha na ito eh. Alam mo, Mr. Chair, na, eh. Ma'am Jan, wala may balak mo anhidari sa Senate. Wala may plano mo anhidari, Mr. Chair, di ba niingon? Nga nga magka, dari, wala magkakay balak. Si President, Tuman mi ni ato minya sa Davao and okay. He instructed us nga paniun mi dere kay para makasturya mi makapangayo mi security dia nimo. Uray among tuyo nga ni ani mi dere wala mi tuyo nga mangdaot og tawo. De og mangayo kag kung manghi ka na security. Ipasa rin kita sa pulis. Yung provincial director doon. Oh, sana provincial director. Yung mga relative ko na mga PNP yung hingin ko kasi ngayon takot na takot ako. Sana i-request mo sa PD. Sana alam ko ma-feel. Lang, sandali. Relatives mo, mapulis nandoon sa Negros Oriental? Nasa Cebu po sila naka-assign, sir. Ay, ikaw, PD, take charge ka. Nandito si RD. Mag-usap lang kayo, ha? Sige, sige. Para matapos ito. Para... Yes, Mayor. Mayor, go ahead. Mr. Chair, I would just like to know, there was a time when President Duterte was still president and we were trying to reach him and it is so difficult to be able to do so. For the record, I would like to ask who facilitated Kitty Torres and husband Gaspar in meeting with the president? Because as mayor and Governor Roel as governor, we find it very difficult to reach the president, former President Duterte, when we want to meet and see him. That's why if they manage to meet the president, I would like to know who is this person who facilitated their meeting. Thank you, Mr. You Chair. Want to answer? Mr. Chair. Yeah. Sino ang facilitate? Barangay Captain po ng Davao. Sino yung barangay captain na yun? Po yun, si Barangay Captain Lando po. Tinulungan niya ako. Tapos si President Duterte during that time and Senator Bongo, nasa wake po ni, hindi ko dinilit yung text, nasa wake po ni Fiscal Tan. Sandali lang, ikaw ang tumawag kay Barangay Kapitan Lando o si Lando tumawag sa'yo? Paano? Ako mismo po. Ikaw? Oo, kasi anong ginawa mo? Nanghingi ka ng... Nanghingi ako ng tulong. Tumawag din ako kay Senator Salvador Panelo and nag-PM po ako sa'yo, Senator Robin Padilla. Meron po akong PM sa'yo pero hindi mo natingnan hanggang ngayon. Kasi naghanap talaga ako kung sino yung makatulong sa amin. Meron akong number dito lahat. Hindi ko dinilit as evidence po.
Doon ako sa wake ni Fiscal Lando, meron din akong picture na yung husband ko po, ipakita ko sa iyo yung picture na may maraming bulaklak ng patay. Doon namin na, nadatnan si President at nag-usap kami. Ito po yung picture. So, yung nga, true, certain barangay Captain Lando? Lando po. Yun po ang tumulong. Oo, kunik kasi, kay President Duterte? Yes po. Okay. Paano ka pumunta ng Davao? From Dumaguete to Dapitan, doon po kami nag-ano, ng maraming detachment yung na-ano namin sa Lanao del Sur, Maguindanao, mga almost 14 hours po kami nag-travel. So may dala kayo sakyan? Opo. Sino kasama mo? Yung husband ko, si Marlon, yung dalawang staff ko, si Ate Shea, tapos yung mga anak ko, iniwan ko po sa Daka kasi natakot akong iwan doon sa Dumaguete. Huwag mong sabihin kung saan yung mga anak mo. Eh, mamaya hanapin doon. Istapingin ano mag-ino. Mr. Chair, sabi kasi huwag kang magpa-interview. Kasi pag mag-interview, malibel ka. Hmm. Pumunta ka doon sa Senate para makahingi ka ng security. Yun lang talaga yung gusto namin. Kaya pumunta kami kay President Duterte. Manghingi po kami ng ano, yung security po. Yun lang. Okay. So thank you, Ma'am, Mayor Janice. Mr. Chair, I have reasons to believe that someone close to the Teveses, who is also close to the President, is the one facilitating sino the yun? Meeting. Sino yun? I would rather say it at the right time, the moment I get hold of accurate and concrete support to my belief. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Yes. Chairman. Yes. Chairman, ina-acquit ko na yung sarili ko dyan. Ha? Hindi ako yun. Ha? Hindi ako yun. Ha? Wala akong kinalaman dyan. sige. Noted yan. Senator Padilla. Mayor Pritz. Ano ko lang, sir, yung sinasabing warlord daw yung mga Degamo. Kung warlord kami, sir, kung warlord hindi ganoon kahit daling patayin si Gob. Ilan bang nakaputok ba? Walang gwardiya, ilan lang yung gwardiya. Tapos sa sakit na nangyari sa amin, kung warlord kami, hindi strapping ang gagawin. Ma'am, lahat kayo buhay pa, di ba? Bakit? Hey, wag mo na. This is my time. Do not talk because you have to address to the chairman. Okay? You respect my time. Sa akin, sir, sa sakit ng diramdam namin, namatay si Gob, ang daming biktima, more than 100 yung biktima namin. Every day kami yung sinasabihan ng tao. Before kami mag-breakfast, lahat ng abuse ng TVs, kami yung kumakain kasama sa breakfast namin. Namatay si Gob na mahal namin. Yun lang, strapping? Diba? Kung hindi kami nag-believe sa justice at sa administration na to, we will go into sabi saya pa, sir, manabla namin. Kaya mamatay ram. At Friday, sir, Janice and me, ay, mayroon na namang threat. Dumating yung 5 na waray, isang babae. Tapos, mayroon na namang 4 na sniper yung dumating. So, everyday, sir, kaya nag-ask ako na executive session, I want to tell everything before mamatay kami. Pero sana naman, kung mamatay kami, makalaban naman, hindi tulad ng pareho kay Gob. Pero kung hintayin ba namin yon na mamatay kami na gano'n na lang? Pero hinintay namin because we believe sa justice at ito yung tama. Pero kung utak, mamamatay tao kami, namatay yung ulo at mahal namin, hindi na ito mangyari. Ba't si Kitty ang anuhin? Diba? Hindi naman siya ano, ba't naman ano, diretso na kami. Ito na mga grupo nila, kung ano. Kung kayo naman, anong mangyari sa kanila? Sa amin na naman, sir. Ang ano namin, makulong sila. Kasi doon sa kulungan, mag-suffer ng ilang years yung anong ginagawa nila sa lahat ng tao. Doon yung talagang punishment. Yung mamatay, hindi punishment yan. Hindi mo naman malayang mamatay ka eh. Yung punishment po everyday. At saka yung angkanyo, nakikita ng buong tao na mamatay ka o kayo. At yun ang punishment nyo. Sige, ganito ha, na-open na naman natin sa kanila. Tapusin ko na lang ito bago tayo babalik doon sa kwa natin. Andali, nakasalita ka naman, Pastor.
si Gaspar, Mr. Gaspar, mayroon kang gusto sabihin? Wala. Mr. Chair. Mr. Bato. Hindi kita relative, ha? Ha? Mr. Marlon Bato. May gusto kang sabihin? May gusto lang po ako sasabihin kay Mayor Jan. Ma'am. Dito ka sa akin. Dito ka sa akin. Mr. Chair, gusto po ako magpasalamat sa kanya kasi sila po yung nagpaaral sa akin. Tapos nung nandun ako sa kanila, ganito kasi ang sitwasyon ni. Pag ako ang naiwan doon sa bahay nila doon sa Bunawon, ako ang bali caretaker doon. Tapos magtawag si Ma'am Jan sa akin. Nandiyan na ba daw si Gob sa sinong Roel sa bahay? Sabi ko, hindi pa dumating Ma'am Jan. Baka may babae na naman diyan. Tapos nung naanuhan na talaga nung babae, ako na naman ang pinagbuntungan niya na, alam mo Marlon, 2,000 lang yung ulo ng tao. Papapatay ko na lang para paano ba naman ako makatapos ng pag-aral pag namatay ako doon sa kanila na idinitreat din naman niya ako. Mr. Chair? Yeah. For the record, I would like it included that Marlon is lying. Thank you, Mr. Chair. Hindi totoo yan, Your Honor. Kasi nandyan po yung nanay ko kasama doon nagtatrabaho yung nanay ko sa kanila. Upper na walang sweldo hanggang ngayon. Hindi na po nung nag-graduate ako ng high school ng college, umalis na po ako. Di yung nanay mo? Yung nanay ko nandoon na po kasi may trabaho na ako at nung nagtrabaho ako ng private establishment, nasana ako ng trabaho sa labas. Okay. Sa labas eh. Tapos, sige, yung si Miss Kitty Torres, siya na lang nag-ano sa akin. Sabi niya, dito ka na lang sa amin kasi magdidegosyo na lang tayo. Okay. Mr. Chair. Yes. I have had several house help before she asked the governor and me to bring her mom along para tumira sa amin habang nag-aaral siya. Marami kaming naging helper, pwede nating ipatawag lahat. Walang ni isa sa kanila na hindi namin pinapasweldo. For the record, I would want that very clear. Yes, including his mother. Chair. Yes, okay. Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair. Yeah. 1 minute lang po, Mr. Chair. Sige, go ahead, Pastor. For the record, Mr. Chair, gusto ko lang sagutin yung sinabi ni Mayor Janice. Yung sabi niya na kapag hindi binigyan ni Governor kami, yung umalis kami doon sa kanya. Hindi yan totoo, Mr. Chair. Yung nangyari sa CT scan, for the record, Mr. Chair, hindi ko yun kagustuhan, Mr. Chair. Kagustuhan ng Gobernador yun. Doon sa hospital, may 100 million na budget. Yung 50 million na isang budget ng CT scan. Ako yung inutusan na maghanap ng supplier ng CT scan. Basta ma-insure lang yung 30% sa kanya is OP. Sino man naman akong buot-buot doon, sir, na kung anong gusto ko? Hindi. So, ginawa ko yon dahil sa utos ng ating gobernur. Yun, ginawa ko. So, may nanalo na ang bidder eh. I mean, yung supplier eh. So, anyway, ganito. Yun lang para... Yung gusto mo lang palabas yan, so nailabas mo na. Yun lang po, Mr. Chair. Kasi sa tingin... You're just very lucky dahil patay na si gobernur. Hindi na makasagot. Oh. But anyway, gusto lang i-clear po, Mr. Just for Chair. The record, you want it to be put on record? That's right, Mr. Chair. Thank you, okay. Mr. Chair. Mayor Janice. Just for the record also, Mr. Chair, the doctor who suggested the brands of the CT scan is still very much alive and around at NOPH. We can verify it from him that there are only two types of CT scan he was suggesting, a GE and a Siemens. So isa po doon ang talagang
talagang na-procure those that have been suggested by the NOPH doctors. Basta importante, wala namang kuha, kuan, wala, meron bang kuan, kuha report, kuan, yung disallowance sa doon sa, meron bang kuha na nagmonitor sa mga bidding ninyo, di ba, mga procurement. So, wala, meron bang kuha? Wala po. Kung natuloy yung kay Pastor, definitely magkakakuha talaga. Okay. The budget officer even expressed na kamuray papriso, di ko papriso, if they will push for that kind of item. Okay, thank you. Tapusin natin ito kasi ang dami ko pang papalopin sa previous hearing. Tapos na kayo, ha? Ikaw, may... Wag lang masyado mahaba yung yes po, hindi yung mapalayo tayo kahit anong darating natin ha. Stick to the itong strapping issue mo. Sige. Bago po ako uuwi ngayon ng Negros, magpaalam po ako sa inyo kasi naiwan lang yung mga anak ko doon. Pwede po yung mga sinasabi ko po dito ipa-counter check niyo po kami para hindi man lang kayo mapahiya sa pagtulong sa amin na makapunta kami dito at makahingi po kami ng security from the PNP. Hindi ako tumulong sa iyo ha, baka mo sabihin lang na tumulong ako sa iyo. Tapos Mr. Chair, pwede namang makita sa record ng COMELEC kung nagparehistro ba po ako during election. Hindi na po ako nagparehistro. Kahit magkagalit kami ni Nung Roel na matay na yon at saka ni Mayor Jan kung may tampuhan man kami, hindi pa rin mawawala sa amin po na minsan naging pamilya din niya kami. Kahit yung mga anak ko hindi alam na ito yung nangyari sa amin ngayon. Alam na alam ko at napifeel nyo kung anong napifeel namin ang asawa ko kasi tatay din kayo. May mga anak din kayo. Nakakahiya, Mr. Chair, nung humarap kami kay President Duterte, alam na alam namin na hindi talaga namin ma-explain. Umiyak lang ako sa harapan niya at sinabi ko sa kanya, wala kaming balak pupunta dito. Security lang talaga yung hihingi namin. Sige. Thank you. Thank you for that. Salamat sa for your courage and for your sinabi niyo kung anong gusto niyo sabihin. Thank you for that. You're raising your hand? Sir, yun lang ang ano ko na... We have two separate parties here. So they are included on the Teveses and we are on the Degamo side. So likewise, yung si Rex Cornelio, yung asawa na matay, totoo na matay yun. Pero yung sa amin lang, sir, yung after nung sabi niya na biniverify yung last hearing, nakita ko lang sa YouTube yun, tapos piniplay, dinadab yung sarili niya. So she's lying on that part. Kay Ma'am Kitty naman at saka kay Pastor Nalam, empleyado siya ni Henry Teves, andun sa Henry Teves. Si Kitty, at the time of Degamo, may na, tinulungan siya na magka-negosyo, pero I don't know her personally. But at the time of Pastor Nalam, ni Henry Teves, sila yung nagmamanage sa mga quarry ba, yung ECC. Yun ang negosyo niya. So, 143 quarries yung in-approved ni Kitty. Actually, we have here the asawa ng Barangay Captain, sir, noong time ng harassment ni Henry Teves na... Hindi ko lang alam, sir. Sinampal ba yun sila ni Pastor Nalam ang kakaalam nito? Si Adriano Makatigib. Kung andito ngayon, sir. Mamaya kung mapakinggan, sir. Eh, mamaya. So, sila, sir, they are 100% nasa side ni Hindre. Kami, nasa side kami sa Degamo. Last lang, sir. This is Degamo's killing hearing, sir. Baka pasukan tayo ng kung ano-ano, sir, para ma-misdirect tayo. Ano? Well, alam ko yan na nakapokus tayo dito. But then again, we cannot ignore other killings dahil nga that is part of the investigation conducted by this committee nung buhay pa si Gobernador Degamo, lahat ng Negros killing. So ngayon, ito killing man din yun, yung kay Rex Cornelio. So hindi natin pwedeng isnawin. As I've said, this committee is not biased. This committee is open to both sides. We will hear you. Sabi ko nga, ubusin ko kahit na ilang araw tayo aabot dito. Basta pagbigyan ko lang lahat makapagsalita para hindi sabihin ng taong bayan na itong committee na ito is very biased towards one side. Yun lang sa akin. I don't care regardless kung sinong iakusa, sinong tatamaan. Basta sa akin, lalabas yung katotohanan. Magsalita ang gusto magsalita at pakinggan natin, then the committee will evaluate all your testimonies given
before this committee. So, andito ka pala. Bakit hinanap kita kayo na wala ka? Ha? Nasa labas ka. So ito, babalik na naman ito kay Piniero. Ha? Narinig mo yung sinabi ng kanina? Na ikaw daw, siya daw yung go-between mo and Piniero. Kaya kinunta ka niya na para tulungan si Piniero dahil... Yes, that's correct. You can... Sige. Yeah, as I've mentioned in the previous hearing, Your Honor, tinawagan nga ako ni Katie, tapos pumunta ako sa kanila at na-meet ko si Piniero. Nabanggit mo bang pangalan ni Katie last hearing? I only mentioned a common friend, Your Honor. Common friend? Yes, to protect her identity. Pero yun nga, may nangyari nga... Ang galing naman yung mga gunman. Na-identify ka agad nila kung sino yung common friend ninyo at in-stopping ka agad ng bahay after mismo the... After si Sergeant Piniero, Your Honor, knows what I'm referring to. Kung sino yung common friend. Alam niya kasi nakita man talaga kami dun eh. So ito ngayon, gusto kong maklaro itong kay Piniero. What's the real score? Hanging ba? Hanging ba ito eh? Yes, ano sir, ba talagang the totoo? The real score, sir, is... Sabi what? Niya... Hindi daw, basta he is denying everything and hindi daw, sabi mo, lumapit ka, naghanap ka ng linya dito para kay Tolentino, Colonel Tolentino, para magpatulong ka. Tapos, totoo yan, hindi? Sir, Your Honor. No. Kasi, Your Honor, at the time na nalabasan ako ng order na para... sa in-serpio. Tumawag yung ano niyan. Dali lang. Paano ka nga ba nalabasan ng order? Yun ang tanong. Hindi ko alam, sir. Ha? Hindi ko alam. Ikaw, masabi mo, may alam ka? Paano wala ito nalabasan alam, ng order? Your Honor, nag-umpisa lang yung participation ko nung tinawagan ako ni Katie na ano, nandun nga si Piniero sa kanila. So, dumiritso ako dun. Instead na dumiritso sa bahay, dumaan ako dun. At I met Piniero there. At yun nga, yung sabi ni Katie na may problema siya, sinabi sa akin, that's why I called up Colonel Banson, who was then the PD that time. So, Piniero, ulitin ko, nagkausap kayo? Yes, sir, nagkausap kami. Kasi, yun naman pala eh. Kasi sabi mo, hindi ka nag... Kasi, hindi sir, ka nag... hindi ako ang tumawag sa kanya. Paano? Sige, magsabi ka ng totoo. Si Michael Sin, sir, isa ding police, sir. Siya ang tumawag sa akin na time na yon na nalabasan ako ng order. Nag-miss call siya kasi gusto daw akong kausapin ni Colonel Tontino at ano, tutulungan niya daw ako. Tutulungan ka niya? Kasi galing pa siya sa so, ano sir. Which is which? Ganito. Sige nga. Siya ang nag-una nag-contact sa'yo para tulungan ka niya o... Ikaw ang pumunta doon kay Torres, humingi ng tulong. Si Torres ang nagkontak kay Colonel Tolentino. Sa ano totoo ngayon? Nagkausap kami, sir, ng... Imagine, remember ha, isa ka, sila tatlo. 3-1. Yes, sir. Ha? Sila tatlo nagsasabi against your word. Tapos ngayon, nagbago ka na. Sabi mo kanina, wala. Wala kayong ginawang pag-uusap. Ngayon... Nang nandiyan hindi, na si Tolentino, nag-usap na pala kayo. Hindi ako humingi ng tulong sa kanya. Bakit? Wala naman akong ano, sir. Kasi tumawag lang yung ano niya, ni dating tauhan niya, si Michael Sienes, na ano, ni tutulungan daw ako ni Colonel Tolentino. Remember, you are being accused of the murder of one Rex Cornelio. Ha? Yes, Your Honor. Ha? Nakita ka doon as a lookout doon sa gunman hindi na pumatay. Hindi naman ako nakita, Your Honor. Ha? Wala namang anong nakita ako. Walang ano? Nakita sa ano? Sa... Wala naman akong kinalaman sa ano? Wala nga, pero investigahan ka nga eh. Kaya ka nga na-relieve doon, di ba? Kaya ka nga na-relieve doon dahil na-implicated ka sa kaso na yon. Huwag kang pamangmaang dyan. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Ako, hindi ako magagalit kapag nagsasabi ka ng totoo.
Ako wala akong pakialam kung kaninong side ka. Ha, saan ka nagsaside diyan? Basta ako sa katotohanan ako. Nagagalit ako pag sinusunungaling, magsisinungaling ka sa akin. Yes, ha? Your honor. Dati kang pulis, di ba? Yes, your honor. Oh, nag-resign ka na o nag-retire ka? Nag-retire na. Nag-retire ka? You must be consistent with your statement. Huwag yung pabago-bago. Ngayon, nag-usap pala kayo. Kanina, dinideny mo na hindi kayo, wala kayong usapan. Ang dinideny ko, your honor, yung na ako ang tumawag na magpatulong sa kanya. Yun ang dinideny ko. Ha? Yun ang dinideny ko, your honor. Na, kasi tumawag kasi pag yung nilabasan ako ng order, tumawag din si Michael Sinis sa akin yung dating tawa niya na gusto kong kausapin ni Colonel Tolentino kasi oh. Tutulungan ako. Okay. And then, pagkatapos, tumawag siya na kasi galing pa siya sa Region 6 mission, pauwi, magkita daw kami sa ano sa bahay nila ni Kitty. Okay. Then, doon, pagkagabi, doon ako naghintay, kita kami doon. So, kinonfirm mo yan? Confirm mo yan, Colonel Tolentino? Yes, sir. Totoo yan, sir. Doon nga kami nakita, kinakiti, sir. Yung tumawag si, sino yun? Michael Sieres. Michael Sieres na tutulungan daw siya ni Colonel Tolentino. Tumawag si Michael Sieres, sir. Nagsabi sa akin na nanghingi na ng tulong dahil sa problema niya. It so happens, sir, tumawag din si Katie. So, doon na kami nakita, sir. So, which is which? Totoo, sir. Naalala ko na ngayon, sir, tumawag si Michael Sienes sa akin. Kasi magkasama naman din sila sa kina Mayor Degamo. Kasi si Michael Sienes was one of the bodyguards of Mayor Degamo. Saan na yung Sienes ngayon? Hindi ko na alam saan na-assign, sir. Wala na siguro sa kanila, sir. Pakuha mo? But anyway, sir. Yung pag... Pahanap yung pagtawag ni Michael Sienes sa akin... Timing din na tumawag din si Kitty, sir. So, yun nga, sir, nagtagpo na kami sa kina Kitty. So, doon ko na siya nakausap, sir, kina Kitty Torres. And then... Totoo yan, nag-usap kayo doon sa bahay ni Kitty? Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. At saka yung ano... Totoo yun, pumunta ka doon sa bahay ni Kitty? Yes, Your Honor. Doon ako naghintay, kasi pinahintay ako doon. Sabi ni Michael Sinis na maghintay ako doon sa... Kasi bakit ganyan? Deny ka ng deny? Nung tinatanong kita, kinukonfirm mo ba yung sinabi ni Torres? Sabi hindi mo, naman. No, Your Honor, patawa-tawa ka pa sa akin. Di ba, nagalit ako kanina? Huwag ka patawa-tawa sa akin dahil seryoso ito. Tapos ngayon, nangyari pala yun. Nagpunta ka pala sa bahay nila, nag-usap kayo doon. Yung dinideny ko, Your Honor, yung, ha? Yung pinatawag, yung tutulong. Ngayon mo lang yan. Ngayon lang yan, issue. Kanina ang issue. Pinapakonfirm kita. Anong reaction mo sa sinasabi ni Torres? Deny ka ng deny. Tapos ngayon, maghanap ka ng ibang alibay. Hindi, Your Honor. Hindi, Your Honor. Ayaw kong... Yung totoo yan, yung sinasabi ko, Your Honor. Sinungaling ka dito dahil in fairness doon sa ibang pulis na pinakulong ko, pinaset in contempt ko, akala ko bang hindi ko kayang gawin sa iyo yan? Gagawin ko sa iyan. Kaya pag na-prove kita dito, nagalaray ka. Ha? Gusto mo, i-play ko ulit yung tape? After nagsalita siya? Yes, Your Honor. Sinabi ko, anong kuha mo dito? Anong reaction mo dito? Na hindi totoo yun. Hindi totoo yun, Your Honor. Di ba? O niya ngayon, aminin mo na nag-usap pala kayo sa bahay ni Kitty, kasama si Tolentino. Kasi yung, ano Your Honor, yung dinideny ko na tumawag. Ngayon lang yan, nanandiyan na siya. Huwag mo nga ako lukuhin, pinapaikot mo ako eh. Kanina yun, Your Honor. Ngayon lang yan, dinideny mo. Pero yung denial mo kanina, nung nagsabi si Kitty na humingi si ka ng tulong sa kanya, deny ka ng deny. Hindi kayo nag-usap. Sabi mo, deny ka ng deny. Tapos ngayon, nag-usap pala kayo doon. Yan nga, Your Honor. Hindi nga ako nangayog kwan, pabor nila nga. Hindi, that is not the issue. Ang tanong ko kanina is bakit? Kung nag-usap ba kayo doon, sabi mo, no, Your Honor, no. Nag-usap ba kayo? Wala ko nakakain kayo sa imuhang kwan, Your Honor.
Kaya, anyway. Sorry, Your Honor. Huwag tayo magsinungalingan dito, ha? Dahil mahaba ng panahon na ginugulatin dito tapos mapupunta lang tayo sa wala dahil magsisinungaling tayo. Ha? Yun pala, eh. So, nag-usap kayo noon. Ano na pag-usapan nyo? Na tutulungan daw ako. Na tutulungan daw ako niya na ano ni masigma dalarag kuan ng order Your Honor balik ra ko sa kuan Cebu ba or sa Negros na mabalin ra umingi ka ng tulong dili siya nagsabi siya nagsabi Your Honor tapos motong pagka ugma pagka the next day Your Honor nakita kami sa ano sa Darwin Beach Resort together with Colonel Tolentino, Colonel Banson, and Colonel Peralta, Your Honor. Tapos? Sabi niya, nagsabi, sinabihan ako sa ano, Your Honor, yung sa kaso, Your Honor, yung sa pagkapatay kay Rex Corellio. Oh, ano na pag-usapan niyo? Sabi ni, ano, ni Colonel Colonel Peralta, Your Honor, at the time. Ha? Colonel Peralta, Your Honor, at the time. Oh, sabi niya? Ano, alam na namin kung sino ang pumatay kay Rex Cornelio. Okay. Yung apidabit mo na pipirmahan, parang ano lang yun, yung sa'yo, icing lang yun. Parang kung sa cake pa lang, icing lang yun. Ano, okay. Yung ano, then, yung, wala mo ko kuan na sir kay wa mo ko kabaluan na sir kinsay ga kuan kinsay ga buhat na posil na kuan pero Your Honor at the time nga namatay si Rex Cornelio after 5 days pinatawag ako ni yung PD namin doon si Colonel Intuma. Alas 8 ng gabi. Sinabi na tumawag sa kanya si Henry Tevez at saka ako ang ipadidiin na ano no na gunman sa ano sa pagpatay kay Rex Cornelio. Alam mo nakita ka doon sa CCTV, di ba? Hindi sa wala naman ako sa CCTV. Nakita ka na yung kotse ng Kapitolyo? Hindi naman ako yung nasa CCTV, Your Honor. Paano ka nadamay dito sa kaso? Yan nga ang sinabi ni, ano, Colonel. Saan ngayon si Juan? Yung asawa ni Rex Cornelio? Andyan, asawa ni Rex Cornelio? Para, asawa ni Rex Cornelio, andyan yung nakita ko kanina? Papahanap nyo? Yes. Sir, baka nandito si Colonel Huesca kasi siya yata yung nag-investiga that time. Baka masagot na yung mga katanungan, Your Honor. Colonel Huesca. Huesca. Colonel Huesca. Dito ka. I will not leave this issue hanging. Tapusin natin ito bago ako mag-move sa next case. Nakaswear ka na. Yes, Your Honor. Sige, upo ka. Thank you, Your Honor. Ano yung nalalaman mo sa kaso na ito? Your Honor, based on the thorough investigation conducted by the SITG Pipino and the pieces of evidence that we acquired, retired Pems Peñero is considered as one of the suspects. Why? Based on the pieces of evidence, Your Honor. What evidence? Statement of the witnesses, backtracking of CCTV cameras. Nakita siya sa CCTV? During the planning stage, Your Honor. Planning stage? Prior to the commission of the offense, Your Honor. How prior? How proximate? Ilang oras? I think, based on my recollection, Your Honor, 2 days before the incident. And Your Honor, aside from that, we apply for
a warrant to disclose computer data on the communication communication data, Your Honor. Pareho tayong pulis. Yes, you convince me. Paano mo na-implicate si Piniero? Ikaw mo nag-imbestiga. Anong ebidensya? Number one evidence is testimony of the witnesses. Sinong witness yun? Your Honor, I will divulge it in an executive session, Your Honor. Hindi, witness, paano ka mag-file ng kaso kung hindi mag-execute ang pinabit yun? Nakunam na ang pinabit? Yes, Your Honor. Oh, so since nakunam na pinabit, his or her statement becomes public. Yes, public document. So hindi na pwede nang itago yan dahil sworn na yun. Sworn statement niya. Siya nakakita? Yes, Your Honor. Anong participation? Huwag mo lang pangalanan. Anong, paano siya naging witness? Your Honor, he is one of the members of the investigating team. Nung nangyari yung insidente, one of the efforts of the SITG is to extract all CCTV cameras within Dumaguete City and to include other neighboring municipalities. Mm. And in the course of the investigation, there was a person appeared on the CCTV camera na nakipag-usap sa one of the POIs. So, and it appeared... Sinong POI na yun? He is... Your Honor, can I divulge that in an executive session? Sige. Ang nangyari kasi, Your Honor, nung nakuha na namin yung CCTV camera footage, tinignan namin, pinakita ko yung extracted CCTV footage and the witnesses told us na there is a striking similarity with Peñero, Your Honor. And we also conducted a thorough investigation to other interview to other individuals, Your Honor, with the same findings, saying na yung tao na yan is si Pems Peñero, Your Honor. Meaning positively identified? Yes, Your Honor. Ha? Huh? Yes, Your Honor. In-identify siya ng mga witness? Yes, Your Honor. The witnesses were very certain, Your Honor, pero the situation in Negros, most of the people afraid to execute an affidavit. So, as an investigator and head of the investigation team, Bakit matakot na hindi man si Tevez ang tatamaan doon sa pinabit niya? Akala ko si Tevez ang kinatakutan doon sa Negros. Bakit takot yung tao mag-execute ang pinabit? Their personal reason, Your Honor. That is why when I was assigned there, I handled 5 SITG cases. I always resort... Anong position mo noon nung nandun ka? I'm the provincial chief of Negros Oriental Provincial Police. CIDG, sir, Your Honor. CIDG? Yes, Your Honor. Sige, go ahead. So that is why, Your Honor, I always resorted to apply for a court warrant, particularly search warrant and warrant to disclose computer data as a mode of discovery of evidence and also to secure pieces of evidence. Kasi, Your Honor, hindi kami makakuha ng testimonial evidence, the best way is to apply for a court warrant, Your Honor. Tapos, what happened? So, part of the effort is, Your Honor, we apply for a search warrant and also we apply for a warrant to disclose computer data in order to unmask the hidden connections of the persons of interest and suspects, Your Honor. So, bakit hindi kayo nakapag-file ng kaso against Piñero? Your Honor, the reason why the SITG failed to file appropriate criminal complaints on the suspects, kasi si Mrs. Colleen Pipino, on my understanding, hindi siya nakikipag-cooperate because he want to know the mastermind. Sabi ko naman sa kanya, nung last namin nausap, kasi twice ko lang siya nakausap, sabi ko, Madam, it is very difficult yung hinihingi mo. Kasi we investigators, hindi kami pwede magsasabi na yan yung mastermind. Hindi namin i-base yung result based on mga chismis. We always based on the pieces of evidence. Alam naman natin na yung quantum of proof
pagdating sa criminal case is proof beyond reasonable doubt. So after how many weeks, naabutan na kami ng SITN, I think that was July 21, 2020, directing the PNP to cease and desist from further action. Sino na ang nag-take over ng kaso? Yung SITN, Your Honor, under the DOJ. SITM? SITN. SITM? Yes, Your Honor. Sinong mga tao yun? Initially, it was handled by a provincial prosecutor of Dumaguete City. And after 2 days, when he acquired jurisdiction over that matter, he inhibited himself. So, sumulat ulit sa DOJ and it was assigned to Prosecutor Catalan, Your Honor. Catalan? Ikaw? Your Honor, may I respectfully request this honorable committee to allow me to read my statements to address the 4 allegations of Honorable Janis Degamo, Your Honor. Yun nga, before you read that, in the case of Dindo Hineroso, the killing of Dindo Hineroso, lumabas dito ang pangalan mo, that Police Lieutenant Colonel Ariel Huisca, according to Mayor Janis Degamo, that you are the one of the police officers who forced to implicate her and Governor Degamo in the killing of Dindo Hineroso. This is another case, di ba? This is not Rex Cornelio case. This is Dindo Hineroso. Ngayon, pinupursa mo daw yung pinupursa mo daw na ma-implicate si Mayor Janis at saka si Governor Degamo. Is it true? There is no truth to that allegation, Your Honor. Sige, yeah, go ahead, Mayor. I would like to see how come I cannot also remember that I implicated Huesca on the Dindo Hineroso case. There were 4 that I have mentioned. Salao, Rubio, Aledro, and there's one more. There's no mention of a Huesca case involved Dindo in the killing. Hineroso, ano ito? Baka nagkakuha na yung discussion, nagkapatong-patong na. Kasi pag kinausap, nandun na tayo sa isang case, nababalik tayo sa kabila dahil the same people were being mentioned, di ba? So nagkaganon-ganon na ito. But anyway, you have a prepared statement? You make that statement. To the chairman of this committee and its members. I'm here not, Your Honor, I'm here not to clear my name and the names of other senior police commission officers tagged by Honorable Janis Degamo in her PowerPoint presentation as politicized police officers and who are all pushing to implicate the governor, because there is nothing to clear, as I am very certain that my conscience is clear and the said allegations are not true. I'm here to speak the truth, to correct some misconception, and to set the record straight. The allegations of the good mayor stem from the investigation that the SITG conducted in relation to the death of Mediaman Rex Cornelio Pipino, who was murdered on or about 8:30 in the evening of May 5, 2020 in Villa Amada, Barangay Daro, Dumaguete City. For the information of this honorable committee, while I was assigned in Negros Oriental, my office handled 5 special investigation task group cases, to wit, SITG Guarnero, SITG Tison, SITG Django, SITG Divina Gracia, and SITG Pipino. SITG is created and activated when a major case or crime of violence occurs. Of these 5 SITG cases, SITG Guarnero, SITG Tison, and SITG Django were already deactivated because appropriate criminal complaints and cases were already filed against the suspects
While SITG Pipino and SITG De Binagracia are still under investigation. In all these SITG cases I mentioned, by virtue of my office, I always acted as assistant SITG commander and head of the investigation team. The first allegation was that I and other police commission officers were politicized police officers. There is no truth to this allegation because I and other investigators just conducted a thorough investigation with the main purpose of determining the facts and circumstances surrounding the incident, to identify the individuals involved and gather and collect the pieces of evidence necessary to establish their participation in the commission of the crime and to file appropriate complaints against them if the evidence so warrants. The SITG Pipino was created and activated on May 6, 2020, and thereafter SITG investigators conducted a thorough investigation, availing all the applicable investigative techniques such as interviews, obtaining the transcript of radio recordings of Rex Cornelio, backtracking of CCTV cameras, reconstruction of incident, casing and surveillances, and the application of search warrant and cybercrime warrant on the communication data, among others. SITG Pipino terminated its investigation on July 20, 2020 after the Presidential Task Force on Media Security issued a cease and desist order to the PNP, directing us to cease and desist from any further action. In compliance with the order, the SITG turned over a copy of the investigation report and all the pieces of evidence acquired in the investigation to the Special Investigation Team for New Cases, or SITN for brevity. And the SITG also furnished a copy to the Provincial Investigation and Detective Management Branch of Negros Oriental PPO. Honorable Mayor Degamo, Mrs. Pipino, and the incumbent PD and other authorized individuals may open these files, and I can guarantee with certainty to Honorable Mayor Degamo and this Honorable Committee that nothing in the investigation report and the pieces of evidence acquired will lead to a fair conclusion that I am a politicized police officer, or that the investigative activities I perform were that of partisan politics or mere manipulation by a politician. The evidence will speak for itself, and what I and other investigators did was a faithful discharge of our functions as police investigators, and were all done in the accordance with the CIDG motto, "We seek the truth," which signifies the CIDG oath of ascertaining the truth in the investigation of criminal offenses established through an objective and scientific acquisition of factual evidences. I also encourage the families of Tison and Django to speak up and tell the truth as to whether or not they noticed from my actuations or the actuations of the SITG investigators that we took sides while conducting the investigation on the death of their loved ones. Kindly speak up from your heart kung nakitaan nyo ba kami na may pinapanigan when we conducted the investigation, kung may tinatago ba kami sa inyo ng mga information to include hearsay evidence, kung iniwan ba kayo ng SITG, especially the CIDG Negros Oriental. In the PowerPoint presentation shown by Honorable Mayor Degamo, showing my photo, the photo of other police officers, as well the photo of Congressman Arnie Tebes, would lead to speculation that I had a connection with Congressman Arnie Tebes, which is definitely not true. For the record, Mr. Chairman, sir, I never met Congressman Arnie Tebes, and I was only able to talk to him twice through cell phone in the evening of November 12, 2020, almost a year after I assumed my post, when he requested me to render courtesy call to him, of which I declined because it would be unethical. It will create an absurd situation, and it would diminish the respect, trust, and confidence of the witnesses and victims' family to PNP as a whole and the CIDG in particular, because some of the POIs in the murder of Django are allegedly associated with Congressman Tebes per witnesses' statements.
In that conversation, he asked me why I'm investigating one of his tao and applying for search warrant. I answered him that I cannot answer his question. The son of victim Virilio Django was fully aware of this event because I informed him. In fact, I advised him to always update the late Governor Degamo on the progress of the investigation as well as the investigative activities being conducted by the SITG Django. With respect to the removal of their security details and issuance of press release. Sandali lang, Django. Ano, hindi ko pinarinig yan dito. May pinatay na Django pangalan? Virilio Django. Django, Your Honor. Django. Meron ba? Meron ba yung... Yeah. Ano yes, pangalan niya? Virilio Django. Okay. Thank you. Mr. Chair, with respect to the removal of their security details and the issuance of press release, I and the CIDG do not have any idea on the matters because their security details were not under the control and supervision of the CIDG. And also the press release that was referred by Honorable Janice Degamo did not originate from the CIDG as it is very apparent on the office address and logo which belong to other unit. As to the other allegation that we were all pushing to implicate the governor and conspired and collaborated in coercing and intimidating Police Executive Master Sergeant Roel Peñero to sign a prepared antedated affidavit sworn statement implicating Governor Degamo and Mayor Janice Degamo as the mastermind in a crime of murder of Rex Cornelio. Again, there is no truth to that and I'm very certain that event did not happen. I did not do this nor any of the SITG investigators anything to that effect because that is a violation of the law and it has no investigative intelligence and evidentiary value. It will only destroy the integrity of the findings of the investigation. For the record, Mr. Chairman, sir, being the assistant SITG commander and head of the investigation team, I am very certain the late Governor Roel Degamo, Mayor Janice Degamo were not considered as suspects in the murder incident or as the mastermind. Honorable Janice Degamo, Mrs. Pipino, and the incumbent PD of Negros Oriental PPO can check the records, especially the investigation report that I and the investigator submitted last August 2020 to SITN and PIDMB NOPO to confirm my foregoing statement. The investigation report contains names of individuals to be charged of murder complaint, violation of PD 1829, otherwise known as obstruction of justice, violation of Republic Act 6713, otherwise known as Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, and Rule 71, Indirect Contempt, under the Revised Rules of Court of the Philippines. Mr. Chair, before I will end my statement, allow me to inform this honorable committee and other respectable persons inside this hall that as a professional police officer, I have been very objective in my decision making in line with my duty. And I see to it that in the discharge of such, I will not trample upon the rights of others. Thank you and may God bless us all. Thank you. Magkatabi na kayo. Sandali lang, Mayor. Magkatabi na kayo ngayon dyan ni Piñero. Piñero, totoo yun na kinoerce ka ni Colonel Luisca na i-implicate si Gobernador at saka si Mayor Degamo? No, Your Honor, not Colonel Luisca. Hindi ka pinressure ni Colonel Luisca na permanent affidavit na implicating the couple Degamo in the killing of Rex Cornelio? Yes, Your Honor, wala. Hindi siya. Sino? Si Colonel Tolentino, Your Honor. Si Colonel Tolentino ang nag... Sabi sa akin na... Nagsabi sa'yo na implicates yung mag-asawa. Tolentino? Is that true? Na ikaw ang nagsabi na implicate si Gobernador at si Mayor? Sir, wala pong katotohanan yan. In fact,
my only participation was to turn over Piñero to Colonel Banson, the PD of Negros Oriental. So, in fact, hindi ko na nga siya tinanong further kung ano pang pwedeng sabihin niya. Ang tanong ko lang sa kanya, kung may mag-i-contribute siya sa solution ng kaso at magko-cooperate siya. At nagsabi naman siyang, yes, hindi na ako nagtanong further pa, Your Honor, because wala rin akong authority that time dun sa area kasi nga hindi ako assigned dun. So, the only thing na ginawa ko, pinasa ko po kay Colonel Banson yung PD ng... Sino yung Colonel Banson? Colonel Banson, sir. Colonel Banson. But before that, Your Honor, while approaching pa ako sa bahay ni Nakiti, mismo si Miss Kitty, Your Honor, nagsabi na may nire-reveal si Piñero sa kanila. Anong nire-reveal? Maybe Miss Kitty could elaborate on that, Your Honor. Handali lang, ha? Yun nga, hindi ka daw assigned doon. Bakit ka nandun? Yun nga, Your Honor, pauwi po ako ng Dumaguete. Mm. At while pauwi ako ng Dumaguete, may tawag nga from Miss Kitty. So, kaya dumiretso na ako sa bahay nila. But, after nung nagkita kami sa bahay, tinawagan doon si Colonel Banson, kaya nag-arrange na ng meeting the following day probably para ma-meet nila si Piñero at madala sa Cebu. So, never in my, during those moments, Your Honor, na ipupus ko siyang ano, pilitin ko siyang mag-sign ng affidavit since hindi nga ako investigator. Ang dahilan nga na tinawagan ako dahil nga nagpatulong na. Yung nga, ano man pala, Piñero, paano ka pipersahin niya na implicate yung mga Degamo na he's not the one handling the case? Hindi naman siya ang magpapipirma sa'yo ng affidavit. At the time, Your Honor, kontra na sila sa kwan. Ha? Kontra na sila sa politika. Kontra na? Oo. Tapos? Matong, narikoy siya kalagot nga kwan, matong sa meeting na mo sa Lawgi, dito Miss Dawin, Colonel Banson, Colonel Tolentino, at saka si Colonel Peralta. Nag-usap kami at sinabi niya na yung sa apit-apit mo, gawin natin na yung taong pumatay kay Rex Cornelio, nakita mo na nag-usap sila ni Gob, at saka nandyan si Janice, at narinig mo na yung ano ay ipapatay si Rex Cornelio. Yun ang gusto niya gawing apit-apit ko, Your Honor. You confirm that? Hindi, Your Honor. Yun nga, Your Honor, sabi ni Piñero na kontra kami, hindi kami that time talaga, di ba sa previous statement ko, pwede yung ma-review yun, na tinawagan pa ako ni Governor Degamo. In fact, nag-meeting pa kami with Mayor Janice na kukunin akong PD kapalit ni Colonel Intuma. Si Colonel Intuma that time pa-retire. But I've heard something na si Colonel Intuma, I don't know if somebody could also collaborate on this, corroborate. Maybe Miss Kitty, na sinabi ni Piñero at tinex ni Colonel Intuma na tama na yung may full guy tayo. Yung full guy na yon, yun yung pinatay sa Gihulngan. Na sino yun? Ha? Para makis close na yung kay Pipino. So sino nagpatay ni Albarillo? Barillo? Barillo, Your Honor. Oh, sino pumatay nun? I have no idea, Your Honor, because it was the Gihulngan MPS who conducted the investigation, Your Honor. Gihulngan? Andito si... Sino bang Gihulngan dito? Wala? Wala yung hipe ng Gihulngan? Imer? Mr. Chair, Colonel Tolentino have been denying since last hearing of their involvement with the Teveses. He said her wife is not in any way affiliated with the Teves political camp. But may I be allowed to show a video presentation so that we can really say who is telling the truth and who is lying? Yes, I think it's there already, the one with my wife was a candidate. Habang pinipre-prepare, you can respond. My wife was a candidate. I don't know.
candidate during the last election. So, anong kinalaman ko dong sa sinasabi nilang affiliation? I mentioned last hearing na yung wife ko under ni Mayor Sagarbarya. Kung meron man silang mga connection in some other ways, like for example, Congressman Sagarbarya naka-align kay Henry Tevez running for governor that time. So yun lang, pero yung direct connection, wala po, Your Honor. Mr. Chair, yeah, but the video will tell you that long before the election, right after the death of Bongbong de Vinagracia, a statement was being made by her wife, the vice mayor, and Congressman Tevez, almost on the same date. Sige, we watch the video. Nabag-down tayo dito sa isa pa lang ka-case ito, ha? Aabot tayo ng alas 3 na. But anyway, it's worth it. Kahit na mo ilang araw tayo dito, I will entertain you. I will entertain everybody. Anyway, habang piniprepare nyo yan, sayang ang oras, sayang ang oras. Balikan natin yan, ha? Just tell me kung ready na kayo. Sir. Wala siya'y record sukad na dishonesty under my watch. Sala nga mga samin ta, Mayor. Much more, sala ang patay. Dimension ang name ni Jimboy Cadelina. Tinuod man nga nagtrabaho na siya sa Apo Station every Monday to Thursday. Sandali lang, ha? Pwede mo laman kung sino nagsalita? Mayor Janes? Sino yan? Your Honor. Yung nagsasalita, sino yan? Wife ko po. Si. Ah, wife mo? Yes, sir. Wife mo? Privilege speech during the session dun sa council nila. Privilege speech sa council? After inalleged ni... after nagsalita si Mayor Janes naman during the necro nung nilibing si De Vinagracia, nagre-react si Mrs. dun sa ano. Diyan nga po nag-umpisa yung kinaso naming libel sa kanya na pending pa until now. Okay. And then, maybe he's trying to show connection, Your Honor. Ito kasi yung napapansin namin kay Congressman Tevez. Para bang nang-aasar siya sa kalaban niya. So every time may makita siyang tao na medyo dumistansya or galit sa Degamo or may problema sa Degamo, sinasakyan niya. Kaya siguro yun yung gusto niyang ipakita ng connection. Sige, continue. Aaron, for almost a year now, nga off siya during Friday to Sunday. Kunya ni atong August 28, Friday, sagiman siya ni Mayor John. Ako siyang gipangutana, ug asa siya on the same day. Nisulti siya, magipauban siya sa usa ka amigo nga naay lakaw bahin sa pag-alad sa yuta. Siguro maunay tubag sa imong pangutana, Mayor John. Pero mangutana ko ko, Mayor, kung sa mandi ay sayo kung trabaho ang usa ka tao sa inyong kaadbang sa politics sa inyong land dispute sa Nuybe. Krimen ba di ay na, Mayor? Kung kabahin sa detalye, I think it's fair to say nga ang tao mismo nga dimension ang dapat nimong pangtan-on at a proper forum kay Day of Manianing Bearness, August 28. Musuggest ko, Mayor, adto sa korte ipatawag.
karon kay imo man kung gipakaulawan, pinaagi sa pagintriga sa akong ngalan, sa sulod mismo sa balay sa Ginoo. I, together with my lawyers, am preparing to file a case against you, Mayor Jan Enderneth. Nagpakahilom lang kay bungka ko sa kadugay nga panahon, kay dili ko ganahan og samot. Karong adlaw ang tingog na gyud ko, sobra na kaayo. Below the belt na ang mga akusasyon, ug sakit na kaayo. Much more, naapektuhan ang akong pamilya ug akong mga anak. Inyo kong gibuli ug inyo kong gilisod-lisod sa pagpanerbisyo sa mga tao. Shout out sa atong mga kuan ha. Atong mga kaila diyas Pamplona ha. Vice Mayor Duran, kumusta mo diya? Ha? Sige lang, puhon-puhon Vice, mga kuan na diya. Kagawad Tulintino ha. Atong kuan. Atong tapangan na inyong lugar nga, malinong na niya na puhon diyag maayo ha. Okay. Sige lang, magsabot na niya tayo sa maayo. Pero siguro alin niyo na-permit na matindahan din na ha. Ako pinigihin mo karon pag-clear sa akong kagalingon pagkatao, honor and dignity, kanambigit sa pasangin sa atong Mayor Janice Pagega de Gam, o Governor Roel Raga de Gam Musaya, anak. Yung nagsasalita is the my vice mayor who became my opponent in 2022 election, on which the wife of Colonel Leo Tolentino ran for vice mayor. So pareho po silang natalo. We are to recall, Mr. Chair, in the previous hearing, Colonel Tolentino denied his association or the association of his wife with the Tevez camp. But that was long before the election, that September 22, during the day I posted that one. So I have very strong suspicion that what happens to Piñero along with the others is very much related to the intention of former Congressman Arnie Tevez to remove the guards of the governor so that they can successfully do what they intend to do with him. At totoo nga po talaga, nag-succeed sila because the governor is no longer around. Sir. You want to react? Go ahead. Sabi ni Mayor Janice, matagal pa yan, sir. Matagal.